sounds ganda. Ay, naka-live na. Alright, so magandang gabi sa inyo lahat. Magandang araw sa lahat. Ano po? So, ngayong gabi meron tayong guest. Ano, at napaka-importante ang ating guest natin ngayon. No? Shout out sa inyo dyan lahat. At kasama natin ang may-ari ng bahay na to, si Kai Spencer. O, Kai Spencer, patinahan mo na. Magandang gabi po. Ayan, na tayo may panauhin tayo. Ang legit na asawa ni Rapi Tulpo na ating na dati kong idol na ngayon na hindi na. Alright. So, pinalaman na natin ang ating guest ngayon ay si Ma'am Julie Lico Pearson. Ano? So, married to foreigner as the moment. Malaman muna natin kung anong taon po kayo kinasal sa foreigner. At anong taon po yung kinasal din si Rafi Tulpo doon sa US? Para mapag-compare natin ba okay. Yung... Okay. Well, bagong lahat, gusto kong sabihin magandang gabi sa inyo and sa mga viewers ninyo at ako'y nagpapasalamat na inanyayahan ninyo ako makausap ngayong gabi. Okay, ang tanong ninyo ay kung kailan ikinasal si Rafi. Before, okay. Si Rafi, nung iwan niya ako because of Jocelyn Tulfo. And then, for some reason, pumunta siya ng US. Buntis ako ng five months. Tapos, nawala siya. So, hindi ko alam lahat kung bakit siya nawala. Hindi ko alam na nasa US siya. Wala akong alam. So, for 8.5 years, I was mother alone. Ako lang mag-isa na nagbubuhay sa anak namin. Kasama ko ang pamilya ko, nanay ko, tatay, mga kapatid ko, tulong-tulong kasi galing ako sa mahirap na pamilya. Pagkatapos, yung kaibigan ko, sinama ko sa isang party na meet ko si Joe, yung asawa ko ngayon. Ngayon, nung nag-alok siya sa akin ng kasal, sinabi ko sa kanya, nakasal ako. Wala tayong divorce dito sa Pilipinas. So, nung anuhin niya, sabi niya sa akin, maghanap kami ng lawyer dahil nagsuggest ako sa kanya na pwede kong palitan ang pangalan ko. Pero ayaw niya kasi, federal agent siya sa military. Hindi raw siya mag-ano ng ganun. Ayaw niya ng fraud. Mga fraudulent document. Yes. Parang gano'n. Mm. So, sila nga naman nanguhuli pagkatapos mag-aano siya ng ganun. So anyway, may nag-refer sa akin isang lawyer. Kinuwento ko sa kanya yung buhay ko. Sabi sa akin, pwede kaming mag-file ng presumptive death. Si Rafi, magiging parang patay lang, akala patay. Parang pre-presume yun na ano kasi. Kasi may bago po niya sagutin niya. Ang tanong ko po ay... bago kayo umabot doon sa presumptive death na ganun, bakit nyo naisip yun presumptive death kasi bago ka makakuha niyang kailangan ay ikaw ay inabando na o hindi mo talaga alaka yung komunikasyon kahit whatever, wala suporta sa inyo. Ilang taong kayong ilang taon po kayo simula nung nabuntis kayo, ilang taong kayo inabandon ni Rapi Tulpo. Bago nyo naisip na mag-asawa na, of course, kailangan nyo iligtas yung anak mo. Kumbaga, meron kang makatulong. Ilan taon po kayo? Ilan taon? 8.5 years na wala akong balita kay Rafi nung mamit ko si Joe at mag-alok siya ng kasal. 8.5 years yun nung i-file ko yung ano, I was a 27, 28 years old. Nakalagay sa presumptive death, 28 years old ako. So, dahil 19 lang ako nung iwan ni Rafi. Tapos, wala kami communication, walang balita, walang perang padala. Talagang nag-struggle kami mag-ina. Especially yung anak ko. Apo. Dahil as a single mother, tapos mahirap, di ba? Galing na ako sa mahirap, ang pangarap ko, yung anak ko may iba yung buhay niya sa akin. Tama naman so, po yan. Nung
si Joe magalok sa akin, di ba lahat tayo gusto makarating ng US dahil magandang narinig natin balita doon, di ba? So, nung magalok siya sa akin, at saka mabait naman siya, may isang salita, kaya nagustuhan ko siya. May mga naliligaw din sa akin, aside of him, pero siyempre, hindi naman common naliligaw ko sa akin. Desperate ako, hindi ibig sabihin, kakapit ako kahit kanino, hindi ako ganun. So, si Joe, nung mag-first grade ang anak ko, 7 years old siya, pina-enroll niya sa private school. Kasi gusto niya matuto ng English yung bata kung makakasal kami. Gusto niya pagdating sa States, hindi siya mag-struggle sa ano niya, sa English. Ngayon, nung makuha namin ang anak ko, nauna akong pumunta ng Italy. And before that, sa Italy, hindi ko alam kung madideport ako. Hindi dahil yung mga papeles ko hindi kumpleto, kailangan ipadala para ma-red ribbon. So, nung yung 3 months ko doon, dahil yung tourist visa, it's only good for 3 months, kailangan pabalik dito sa Pilipinas yung mga papeles. At least yung asawa ko, nagawa niya ng paraan para ma-extend ako ng additional 3 months para hindi ako ma-deport. Pero yung homesick, di ba masakit ang homesick? Ewan ko kayo abroad din. Gusto kong uwi, namimiss ko yung anak ko, sina nanay. Pero sabi sa akin ni Joe, kung uwi ka, anong kinabukasan ang bibigay mo sa bata? Sabi niya, tama naman siya, di ba? So, tiniis ko ang lungkot, tiniis ko ang homesick. Ilang beses akong gusto umuwi, ilang beses sasabihin niya, tapos yung kumakalma naman ako. 1 year, umuwi ako rito dahil kukunin ko ang anak ko dahil na-deny din siya sa ano sa Italian Embassy. So, ang US Embassy binigyan ako ng letter para mabigyan siya ng matulungan siya mabigyan ng visa, na-deny pa rin 'yon. Pagkatapos, sabi ko kay Joe, total sabi ko, marami ka naman kakilala dito sa Italy, foreign affairs, may mga contact kayo. Dalhin ko yung bata, siguro pwede naman siyang ipuslit sa airport, bata lang kahit walang visa. Sabi naman niya, kung magagawa mo yon, magagawa ko ng paraan para mag-stay siya sa Italy dahil kasal tayo, sabi niya. So, hindi nangyari dahil nga walang visa. Ay, iniwan ko ang anak ko, additional sakit na naman ang loob. So, nandun siya, nakuha namin siya nung through the US ambassador ng Rome sa Italy, tumulong sa amin mismo para makuha ang anak ko sa papuntang Italy. Dahil nga na-deny siya, bata lang siya, ayaw siyang bigyan ng visa. So, na-recall yung ambassador ng Italian Embassy. Yes, and then 3 days later, dumating yung kapalit. Yung nung pinalitan siya 3 days later, ang anak ko may visa na. Tapos, dahil nga nag-ano kami noon, naghihirap kaming husto, wala kaming pera kasi kauwi ko lang na kunin ang anak ko rito para sa pamasahe ko. So, ang ginawa namin, nag-ano kami sa Philippine Airlines, sa mga stewardess para ma-safe yung pag-travel ng anak ko mag-isa. Nag-travel ang anak ko mag-isa. She was 10 years old. Pagkatapos noon, bumalik kami ng US after a year, 95. Ngayon, 1997, okay, balik tayo kay Rapi at Celedonia. Hindi ko alam na si Rapi at Celedonia. May tanong mo, sandali lang po ma'am. May tanong lang po ako. Ilang taon po kayo bago nyo nakilala si Sir Jack ba yun? Jack ba pangalan? Ilang taon kayo nag-antay si kay Rapi? I mean, inabando na kayo ni Rapi po. Ilang taon yun bago, halimbawa, 5 taon ba bago kayo nagkita ni, nagkakilala ni Lidia? Ni Joe, 26 years ako. Bali, 7 years bago ko siya nakita. 7 years kayo na nag-antay na hindi kayo, huwag ibig sabihin, 7 years nyo inaantay itong si Rapi po bago kayo nag-desisyon na kailangan nyo mag-move on. Kasi hindi nga siya nagpapakita. Hindi kayo sinusuportahan. Oo. Ang ibig ko sabihin dito, nung buntis kayo ng 5 buwan, inabot ng 7 years yun bago kayo nag-decide na kailangan mo nang kalimutan si Tulpo kasi talagang inabandon kayo. Within that 7 years, hindi man lang kayo tinawagan ni Rapi Tulpo.
hindi man lang kayo hinanap ni Rapi Tulfo. Hindi man lang tinanong ni Rapi Tulfo yung anak niya. Hindi. Hindi. Yun nga ang masakit kasi kaya nga sa buhay naming mag-ina, kahit pero hindi ko sinira ang tatay niya sa anak ko dahil tatay kasi niya yun, di ba? So, gusto kong mapanatili yung, hindi, basta hindi lang ako nagkukwento sa tatay niya dahil masakit sa akin ang ginawa ni Afi. Bigla lang siyang naglaho, lalo na buntis nga ako. Ngayon, 26 ako nung ma-meet ko si Joe, tapos nagalok siya ng kasal, pagkatapos na na-station siya sa Italy dahil sa mga pinatubo noon na pumuputok na. Ngayon, nung makuha ko ang anak ko, 1995, bumalik kami ng US. Middle school ang anak ko noon, 13. Nung ang tumawag ako sa nanay ko, di ba uso yung mga card natin noon pag tumatawag sa telepono? Ewan ko kung ilan na edad. Mukhang bata ako Yung card noon, o kaya Skype, pag tumatawag sa nanay ko, binigyan ko sila ng pinadahan ko sila ng computer para ano, para makausap ko sila. Kasi kaya ko po itinatanong yung mga Julie. Sabi sa ilang nanay kaya ko. Ma'am Julie, sandali po. Kaya ko po itinatanong kung gaano kahaba yung taon. Kasi lumalabas kasi dito sa sitwasyon na ito na parang kayo ay naghahabol lang kay Rapi Tulfo at parang kayo yung nag-abandona kay Rapi Tulfo. Parang baligtad kasi eh. Kaya tinatanong ko, ilang taon ka ba bago nag-asawa kay Mr. Jack? So nag-tease kayo ng, sabi niya, 7 years bago kayo nag-decide na talagang kailangan mo na talagang umusad yung buhay mo. Kasi yung mga buzzer niyo, may mga buzzer kayo eh. Kasi ako nga, una dati, parang gusto ko kayong imas eh. Kaya lang, nung maintindihan ko, kaya nga tinatanong ko, 7 years kayo nag-tease, kaantay kay Rapi Tulfo, hindi nila itinanong kung nanganak ka ba, hindi niya itinanong kung ano anak mo, hindi niya itinanong kung kumakain ba anak mo, hindi niya itinanong kung may gatas ba anak mo. Basta madaling salita, wala siyang ginawa within that 7 years. Ganun po ba yun, Mama Julie? Naririnig niyo po ba ako? Hello? Hello? Ma'am Julie? Wala na yata. Hindi yata tayo naririnig. Hindi yata tayo naririnig niyo po ba kami, Ma'am Julie? Hello? So nakikita ninyo sa screen natin, ano? Si Ma'am Julie at saka si Rapi Tulfo nung kabataan nila. Talaga ka naman, ano? Hindi, anak niya yata yan. Anak niya yan. Yan po yung anak niya, di po connection. Ba? No. Wala po, hindi niyo po kami naririnig. Oh, ito po yung, anak niya kaya, no, Ma'am Julie? No. Ito po yung... Anak niyo po yan, hindi po ba? Nasa larawan po, sino po yung nasa larawan? Yes. Aha. Ang anak namin, si Grandy. Okay. Kasi pinalalabas po kasi dito ni Rapi Tulfo, no? Na siya ay isa siyang mapagmahal sa babae, mapagmahal sa anak, sa mga bata, mapagmahal sa mahirap, bata, yes. Sa mga bata, kaya nga po ini-establish ko rito. 7 taon kayo nilang inabandon. After that, nakita yung anak niyo with 13 years. Meron siyang sinasabi kasi na binigbigyan daw niya ng pera at regalo yung anak niya. Hindi ko alam kung tinanggihan ba o ano. Sige. I-correct ko ang lahat ng yan kung may oras tayo. Sige pa, mahabang oras natin. Nasa sa inyo po yun. Sige po, go ahead. Ang nanay ko, nung tumawag ako sa kanya, sinabi niya sa akin, nakita niya si Rapi sa TV. Sabi ko sa nanay ko, aba, buhay pa lang, walang niya. Sabi ko sa nanay ko, yan sinabi ko sa kanya. Sabi ko, kailan niyo nakita? Sabi ko sa nanay ko, siya yung... parang wanted sa nasa wanted China for sure eh. Wanted sa radio. Parang hindi 'yon. Sa China for siya. So anyway, isa sa programang 'yun na parang sa US pareho yung title noon. So anyway, sinabi ko sa anak ko, dahil tatay niya 'yon, may karapatan siyang malaman, 'di ba? So sabi ko, anak, sabi ni Lola nakita niya ang
tatay mo sa TV. Buhay pala siya. So, at that time, kami ng anak ko, bago pa kami sa US, talagang nahihirapan kami, teenager na yung bata. Mahirap, may trabaho ka, tapos yung anak mo, parang talaga nawawala na yung panahon mo sa anak mo pagtrabaho dahil ako gusto ko magtrabaho para makaipon ng pera, tumutulong dito. So, alam mo naman yung mga ano, pamilya importante sa atin. So, anyway, ang hiningi ng anak ko ay makilala ang kanyang ama. So, sinabi ko kay Joe, wala siyang problema doon. In-encourage na yan na gawin namin yun that, para siguro bumait or mag-ano ang anak namin. Yung maging, hindi na siya magiging ganun siya sa, yung parang mahirap siyang kausapin ganun or as a teenager. Iba yung ano parang, ng mga parang bata. Parang nikulang sa buhay niya, parang ganun. Yung parang... parang ganun, exactly. So dinala ko sa Pilipinas. Hindi pa kami komportable ng buhay namin noon. Pareho kami nagtatrabaho ng asawa ko. Pero nangutang kami para dalhin ko dito yung anak niya, ang anak ni Rafi. So dinala ko siya, yung mga kapatid ko, tsaka yung bayaw ko, kasama namin pumunta ng Channel 4. Nandoon, noong pagdating namin doon wala si Rafi. Yung guard, siguro nakita niya kahawig ni Rafi yung anak ko. Sinabi niya sa amin, dumating si Rafi. Tinawag ko siya, dinaanan niya ako. Hindi niya ako nakita kasi nakataligod ako. Nung tawagin ko yung pangalan niya, Rafael. Rafael yung tawag ko sa kanya, Rafael. Lumingon, lumapit sa akin. Sabi ko, gusto siyang makilala ng anak niya. Tumawa, gumiti siya. Sabi niya sa akin, no, there's no doubt, sabi niya, na anak ko siya dahil magkamukha kami, sabi niya. So niyayaan niya kami sa kantin sa loob ng Channel 4. Mayroon siyang news noon. Pagkatapos ng news, lumabas siya at pinuntahan kami. Nag-usap kami. Kaharap ko silang dalawa ng anak ko. Alam mo ba, iisa mukha nila, pati mata. Sabi ko sa sarili ko, carbon copy niya. In person, carbon copy niya yung bata. So anyway, every 2 years, so nag-spend siya ng time sa tatay niya. 2 weeks kami rito. Every 2 years, umuwi kami rito, nag-spend time siya sa tatay niya. Hindi namin pinag-uusapan pagbalik niya ng US, namin ng US. Hindi ako nagtatanong kung ano na yung pag-aano niya sa tatay niya. Hindi naman siya nagkukwento. Kasi nga, ayaw namin pinag-uusap. Ako, ayaw ko naririnig ang tatay niya. So, nung mag-reach out ang anak ko at 13 years old, every 2 years siguro nangyari yung mga 3 to 4 times every 2 years. So, ang anak ko, 13, let's say, nangyari yun ng additional 8 years. So, ang anak ko, he'll be 22. Nasa college siya. May tanong lang po ako, sandali lang po. Kailan po ba nagkita yung mag-ama? Anong year po? 1997. Summer of 1997. Kaya ako po itinatanong yan. Kasi, kung papanoorin yung programa na, isang programa nung ano, hindi niya binabanggit na siya ay may anak eh. Ang lagi lang niyang ibinibida. Yung dalawang anak niya, which is para sa akin, ay mali yun eh. Kasi anak mo yan eh. Hindi nga naging pantay ang tingin niya. Hindi siya parehas eh. Kaya ang sinasabi ko po dito, Ma'am Julie, no? Siya eh, kung magsalita, parehas siyang mahal niya ang bata, kay bla bla bla, wala kasalanan ng anak sa ginawa ng tatay. Pero siya eh, kung titingnan mo kasi, kung titingnan mo siya, hindi niya pinipita yung anak. Actually, hindi ko nga kilala yung pangalan ng anak mo eh. Eh, ano ba naman yung sabihin niya na, ay ako po yung may anak, ganito po nangyari, ako po yung natipo. Eh, hindi, baliktad eh. Oo. Sige po. Kaya nga sabi ko, anak niya ang mga yan, dapat naging pantay-pantay ang tingin niya, di ba? Especially, dapat special ang treatment niya sa anak namin dahil inabandonan niya yung bata. Dapat nag-makeup siya ng mga magagandang ano para mapatunayan niya mahal niya yung bata. Pero hindi. Alam mo ba, nung nag-file ako ng bigamy, i-skip natin yung iba para hindi ko makaligtaan ang gusto kong sabihin. Nung nag-file ako ng bigamy, umuwi ako ng US para bisitahin ang bata, 2019. Pagkatapos, ay hindi, 2020 dahil tinasya siya 2019. Pinuntahan ko siya sa radio, sa TV5, para sabihin sa kanya na ikakasal ang anak niya. Pagkatapos,
hindi man niya tinanong ang bata. Sinabi ko sa kanya, ikakasal siya sa Lisbon, Portugal. Tapos, I was hoping na tulungan niya yung bata. Kasi tatay siya eh. Ayaw na nga ako nasabihin ko kay Rafi, pero hindi ako nakinig sa kanya kasi nga, di ba sasabihin nila, mothers always knows, they know best or something. So anyway, pinuntahan ko siya. Well, hindi siya nagtanong tungkol sa anak niya. Pero sinabi ko yung pakay ko doon na yung anak niya mag-aasawa, aalis kami ni John ng 26, December 26, kasi ang kasal niya is New Year. Sabi ko, lilipad kami ng, pupunta kami muna ng England bago pupunta kami ng Lisbon, sabi ko sa kanya. Wala siyang sinabi, hindi niya tinanong ang bata, nothing. Wala. So, umalis kami. Napahiya ako. Yun ang naramdaman ko. Iisipin mo, ako lang nagsasalita, hindi man niya tinanong ang bata. Hindi ka ba mapapahiya doon? Saka? So, umalis kami. Tapos, nung 26, walang balita, walang salita from Rafi. Umalis kaming mag-asawa. Bumalik ako, nag-decide akong i-file ang bigamy pagbalik ko from yung wedding. Kasi naisip ko na si Rafi ay walang pakialam sa aming mag-ina, especially not sa anak niya. So nag-file ako ng bigamy. Ngayon, nung umuwi ako 2020 sa States para bisitahin ang anak ko, gumawa ng statement ang anak ko. Maniniwala ka ba na ang anak ko, hindi, katulad ng sabi ko, hindi namin pinag-uusapan si Rafi Tulfo. Ang mga ginawa ni Rafi Tulfo sa anak niya, may mga gumawa ng statement ang bata, haba pa lang nakikipagkita, si Rafi Tulfo, in every 2 years na umuwi kami, kahit minsan hindi niya niyaya ang anak niya, ang anak namin, namamit niya yung mga kapatid niya sa kay Jocelyn. Hindi niya inimbita doon sa bahay nila, na inuhotel niya yung bata. So anong klaseng ama siya? May kapatid yung bata but ayaw niyang pakilala. May dahilan siguro, di ba? Ewan ko kung anong dahilan niyo. Pero ang anak ko, she never met her siblings. Not once. So anyway, sinalaysay niya sa kanyang, nandiyan kay Renda eh, ewan ko kung nakapost yung statement ng anak ko. Basahin ninyo carefully at malalaman niyo kung sino si Rafi Tulfo. Marami doon. May katanong nga po dito, ma'am, bago ha. Tanong ko, sobrang laki hinihingi niya kay Rafi Tulfo kaya sabi niya na may mera lang daw po kayo. Pakisagot niya nga po ng kaunti yun. Yung sinasabi ko, 100 million, no? Ano po ba istorya nun? Okay. Ang istorya niya na ganito. Previously, pinadalan ko si Rafi Tulfo ng dalawang letter para hindi na kami umabot ng court. Gusto kong magkipag-ayos para ma-solve namin ang unfinished marriage namin. Dahil it's been so many years, pero wala pa rin annulment. Ako, kaya we still kasal na kami ng asawa ko dahil si Rafi hindi pa siya nagre-reappearance. Once si Rafi nagre-reappearance, ang kasal namin magiging active ulit. Ang kasal ko kay Amerikano, mawawalang visa. Yan ang ano ng presumptive death. Dahil si Rafi ay buhay. So, in-ignore niya yung dalawang sulat ko. So, nagkalap ako ng abogado. In-explain ko kay attorney kung ano na yung nagawa kong ano na si Rafi. Binibigyan niya ako ng 5 million. Yun yung pagkatapos ng kasal pala pinuntahan ko. Rafi, kailan ka nagpakasal? Sabi niya, ay saan ka nagpakasal? Sabi na sa US. Dinivorce mo ako? Sabi niya, oo, dinivorce kita. Nasa nang papel? Hindi ko bibigay sa iyo kasi binayaran ko ang abogado, hindi ko alam kung anong nangyari sa divorce paper. Tapos, sa Annabelle restaurant yun eh, binigyan kami ng room, privacy para walang makarinig kung ano-ano. Kasama ko yung kapatid kong lalaki at kapatid kong babae. Pagkatapos noon, ang sabi niya sa akin, ang sabi ko sa kanya, Rafi, sabi kong ganun sa kanya, may dala akong mga papeles dito, ipapakita ko sa'yo na kasal ka pala kay Jocelyn. At that time, nakakuha na ako ng marriage certificate para kasal nila ni Rafi. Ngayon, sabi niya, wala siyang pakialam, ayaw niyang makita. Pagkatapos sabi ko, alam mo ba, sabi ko, that you still married to me, sabi ko, according to Philippine law. Sabi niya, wala daw siyang pakialam, sabi niya sa akin. Sabi ko, kailangan natin ma-resolve ang ating marriage, sabi kong ganun sa kanya.
Tapos sabi niya ganun sa akin, I will give you, sabi niya sa akin, 5 million pesos and yung half salary every month for the next 5 years. Sabi ko, 5 million. Sabi ko, akala mo, tama na yung 5 million. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, yun lang ang may bibigay ko sa iyo. You take it, sabi niya sa akin. Sabi ko, nag-iisip ako, ayaw ko ng gulo, pero sabi niya, mayroon kang pipirmahan papeles. Sabi ko, anong papeles? That I have to give up my rights and yung anak namin sa kanya. So, pagkarinig ko ron, sabi ko, sino kaya ang sirang ulong parent, sabi ko, na igigiba ang karapatan ng bata sa iyo? Dahil ang anak ko, sabi ko, is legitimate child. Hindi ko kailanman igigiba ang karapatan ng anak ko sa iyo, sabi ko, dahil siya ang may karapatan sa as a legitimate child. Apa. So, tinangkihan ko yung alok niya, totoo to. Umuwi ako rito, for the next 2 nights, tumawag sa akin. Ang sabi niya sa akin, Julie, tanggapin mo na yung alok ko. Kasi yun lang ibibigay ko sa iyo. Sabi ko, ayaw ko. Sabi niya, magpa-file ako ng bigamy case, ng bigamy. Sabi niya, Julie, walang maniniwala sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, tatanggapin mo ang alok ko. Sabi ko, hindi ba bale, sabi ko, I'll take my chances. Sabi niya, eto ang sasabihin ko, sabi niya, kilala ako ng mga tao, hindi ka kilala. Kung walang maniniwala sa iyo pag nag-file ka. Yun lang, tapos binabaan ko siya, hindi ko man tinignan kung natapos niya yung sinasabi niya. Anyway, naghanap ako ng abogado. Sa totoo lang, alam mo kung ilang abogado ang pinuntahan ko bago ang attorney ko ngayon na ang nag-ano, siya lang ang matapang para luwabang kay Rapid Tulfo. Marami ako pinuntahan. Apo. Sino po ba yung abogado niya? Matapang talaga yan. matapang siya. Sa totoo lang. Apo, matapang talaga yan eh. Ngayon, sinabi ko sa kanya, nasa demand letter yun, yung 5 million na yun. Kung binasa ni Rapi ang kabuuan ng demand letter na kalagay doon, sa ginawa niya sa amin na psychological, emotional humiliation, yun ang presyong nilagay ng abogado ko. He was hoping, nilagay yung ganong kalaking alaga para baka makipagkita si Rapi, humarap sa amin. Eh, nakamali kami kasi nga matigas ang ulo. Ayaw niya. So, nung ma-file ko yung bigamy, di ba, pinahiya niya ako national TV. Dinuro-duro pa niya yung picture naming mag-asawa na yan ang asawa niya, kasal siya sa foreigner. Di ba, sinabi ang pangalan ng asawa ko, ang address namin. Ngayon, sinabi niya na binablockmail ko siya. Pero ang binigay ko kay Renda ang demand letter. Nandoon, nakasaad doon kung ano ang demand namin. Ang pera, yun lang ang tinuro niya, yung pera, yung sa dulo. Pero yung kabuuan ng 2 pages, hindi niya binasa. Kaya mayroong pera na 100 million na nakalagay doon. Apa. Pero knowing sira. Sige. Ang sa akin naman po kasi dito, hindi naman issue yung pera eh, para sa akin. Kasi out of anon sa akin yung issue. Kasi ang issue ko na rito, yung pagiging tao mo, yung pagiging tao ni, actually, pagiging tao ni Rapi Tulfo, na ipinuportray niya sa mga tao, sa mamamayan. Na siya ay isang gentleman, siya ay isang mapagmahal sa mga bata. Bakit kayang-kaya mong mahalin yung mga bata na ibang nandiyan sa ano? Pero yung anak mo ay pinabayaan mo. Yung punto ko dun eh. Bakit may kahihiya yung anak mo? Inabandon mo na nga eh, kahihiya mo pa. Parang kawawa-kawawa naman yung anak mo. Kasi hindi na nga siya nakatanggap ng pagmamahal ng magulang na lalaki nung siya'y bata pa. Tapos hanggang ngayon, parang itinatatwa pa niya. Inapunto ko rito. Tapos, hindi lang yun ang ginawa niya sa anak namin. Mas masasya ka kung anong ginawa niya sa anak namin habang nag-i-spend siya ng panahon sa kanya. Ang hindi ko nalaman ang lahat ng ito until it's too late na kasi malaki na yung anak ko. Pero habang yung anak ko, teenager siya, nag-spend time sa tatay niya, alam mo ang ginagawa ni Rafi? Na ginawa niyang
ginawa niyang alibay ang anak ko, magpapaalam kay Jocelyn. Pagkatapos, mayroon siyang mga babae na isasama, bibigyan niya ng generous na pang-shopping ang anak ko para siya raw ay hindi maabala sa mga babae niya or sa babae niya na dala. Eh, ba't sabi po niya, hindi siya babae raw? Well, meron pa. Si, maraming lihim si Raffy na alam ko. Dahil marami akong ebidensya pa laban kay Raffy. Si Raffy ay napakawalang niya at napakasinungaling niya. Gagawin niya ang lahat. Nagpakasalay, okay. So, nalaman ko lahat na ikinasal siya kay Celedonia nung mag-file ako ng bigamy. Doon ko nalaman lahat-lahat kung paano kami niwan ni Raffy. Ewan ko kung pamilyar ka nung nangapan niya siya kay, dahil idol mo siya, kay Jocelyn Pua sa Kawayan Isabela. Ang pamag-segment, February 24-25, either one of those, 2018. Nakita ko yung segment na yon. Umiyak ako, kala mo. Ipinagyayabang niya doon sa mga, sa crowded na yon na nasa harap yung mga kapatid ni Jocelyn. Siya ang tagasalita. Na no, kung paano niya niligawan si Jocelyn. He was 23 years old. He was 23 years old at the time. Ako'y buntis, kasal kami. Ibig niyo po sabihin, yung event na yon, buntis na kayo noon? Kasal na kayo noon? Kasal kami noon. Nung niligawan niya si Jocelyn, kasal kami. Buntis ako ng 5 buwan. Si Jocelyn... Eh, ba't sinasabi niya? Ba't sinasabi niya hindi siya babaero? So, yun ang... Umiyak ako dahil after all those years, knowing kung paanong nawala sa buhay namin si Raffy, kung paanong nawala ng ama ang aking anak, before her life start with her father, it's over. Dahil yun ang dahilan kung bakit nawala sa amin. So, nalaman ko kung paano siya nawala nung ikwento niya yon. Nung pumunta siya ng US, nalaman ko na nagpakasal siya doon kay Celedonia. Ang lahat ng ito, lahat ng mga na experience ko, lahat ng mga yung mga na discovery ko tungkol kay Raffy, kung paano niya kami iniwan, kung paano nagsinungaling, kung paano la. Pero alam mo ba kung sa lahat ng ito, anong inihintay ko sa kanya? Apology. Ano ba? Apology. Ni minsan hindi man niya sinabi na sa I'm sorry Julie, na ganyan ganyan. Alam mo ba na sinasabi niya, nag-extort ako ng pera sa kanya. Malaking halaga. Yun nga po ang lumalabas na ano eh, na kayo ay parang na-extortionist pa kayo at ginagamit niyo yung ano. Eh, para sa akin kasi out of ano na yung extra, kahit gano'y ibigay mong pera, kahit gano'y hingin mong pera, hindi na yun eh. Ang punto ko dito eh, nung panahon na kailangan kayo ni Raffy Tulfo, tinakasan kayo. For so many years, hindi man lang kayo tinawagan, hindi man lang kinumusta kung nanganak ka na ba, kung ano ba anak mo, kung kumakain ba yung anak mo. And then after that, nagkita sila ng tao, hindi pa lang nila pinakikilala. Sa mga, ang dami niyang lagi niyang sinasabi, mahal na mahal ko ang subscriber ko. Pero na yung minsan, hindi mo sinabi sa subscriber mo na meron ka isang anak na itabandon. Kaya kung tapos meron ka mo... Kaya kung nakita mo yung filing ng bigamy, ang sabi ng alatorni ko, itinago ni Raffy sa madlang sa mga tao ang anak namin at siya ay mamamahayag, inilihim niya ang bagay na ito. Yun ang sabi ng attorney ko. Yun nga eh. Dahil totoo naman, alam mo ba nung natandaan ko, kaya masakit lahat ito, hindi isa sa akin dahil tuwing maiisip ko ang mga ginawa ni Raffy sa akin, umiiyak ako, masakit dahil even now, kung minsan mabalik sa back then yung buhay ko, 3 months ang anak ko, maghapon ang iniinom niya ay am at saka sugar. Pamilyar ka sa am at saka sugar, ano? Apo. Ang parents ko, wala sila dito sa probinsya na destino ng tatay ko. Siguro mga 30 minutes lang naman sa tricycle. Eh wala naman tricycle. Ako pambayad sa tricycle. So, am at saka sugar ang pinasusuko sa bata. Alam mo mga
bago ating gabi umiiyak ang bata, iyak siya ng iyak. Alam ko gutom siya dahil hindi pa siya sumususo ng gatas. Okay. Wala akong magawa kung di umiyak. Kasi anong magagawa ko sa bata? Wala akong pera pabili ng gatas, di ba? Ang kapatid ko, 15 years old. Dumating siya, binuksan ang pinto, sabi niya, te, ba't umiiyak ang pamangkin ko? Kasi sabi ko, maghapon ang iniinom niya, puro amlang at saka sugar. Siguro ko inahanap niya yung gatas, umiiyak siguro at nagugutom. Alam mo, umalis ang anak ang kapatid ko, ginising niya yung kapitbahay namin nagtitinda at nangutang ng ang ginagamit ng kapat ng anak ko noon ay milkmaid. So, sabi niya sa akin, te, ito yung gatas, pasusuhin mo yung pamangkin ko para tumigil. Tumigil naman siya nung pasusuhin ko. Many years ago, college ang anak ko. Nasa statement ng anak ko yan, hindi ko yan alam dahil mas sikreto ang bata. Hindi siya palagi nakukwento kung anong pagdating sa tatay niya dahil alam niya, lagi akong nagagalit pagdating sa tatay niya dahil nga walang niya ang tatay niya. Mm-hmm. Alam mo ba, sabi ng anak ko sa statement niya. Nawala po kayo. Parang nag-lag yata kayo, Ma'am Julie. But nawala. Nag-freeze yan. Ah. Okay. Nawala yan, bumalik. Kayo. Hindi, kayo po ang nawala. Ah, ako ba? Ay, sorry. Yung over a decade na hindi sila nakikita at nag-uusap, sabi niya sa statement niya, huling nakita ko si Rafi, sabi niya sa statement niya, sa English kasi, sabi niya, humingi ako sa kanya, tumawag ako sa kanya, sabi niya. Kasi nakikita ko, ang dami niyang tinutulungan mga tao na hindi niya kilala. So, tumawag ako sa kanya, sabi niya. Ang anak ko kasi, nagtrabaho siya, dalawang trabaho niya sa university para makatapos siya ng pag-aaral. Ang nag-working student siya, akong nagbabayad ng tuition, siya, pagkatapos siya lahat, gas niya, pagkain, libro, ang mamahal ng mga libro doon. Humingi daw siya ng tulong sa tatay niya. Alam mo, sabi daw ni Rafi, busy ako, sabi raw niya. Tatawagan kita bukas. So, dumating ang bukas, walang tawag, ang tatay. The next day, walang tawag. So, tinawagan niya yung tatay. Alam mo ang ginawa ni Rafi? Pinalitan ang number niya. Pinalitan ang number niya para siguro hindi na siya matawagan ng anak ko. Hindi ba, alam mo, nung mabasa ko yung statement niya yun, kung gaano kasakit ang dinanas ng anak ko, ang taas-taas ng pride niya, umiyak ako. Ilang linggo akong umiyak tuwing maiisip ko yung nakasulat na yon. Napakawala niya niya. Minsan lang lumapit ang bata sa kanya. Pinalitan pa niya ang telepono niya, hindi niya binigay sa bata. Yun ang huli nilang pag-uusap, yung humingi siya ng tulong. Kaya, kung kilala ninyo si Rafi Tulfo, yan ang tunay na Rafi Tulfo. Hindi, kasi ako napapansin ko na nga kasi sa programa niya nga, di ba kinukwento ko nga na, natataka ko sa kanya, bakit lagi niyang binabanggit, eh yung dalawang, lagi nga niya inaano yung anak niya, yung Rap, yung Maricel, talagang binibuild up niya ng binibuild up. Yep. Mm-hmm. Samantalang itong anak niyo, na anak naman niya. Yun talaga, hindi man lang niya, ano ba naman sabihin niya sa mga subscriber mo? Eh pasensya na kayo mga subscriber, ako'y dala ng aking kabataan nung araw, mapusok ang ano ko, nagkaanak ako dito, pero hindi ko naman dapat ganun ang ginawa ni Rafi Tulfo, hindi eh. Eh parang itinatanggi pa niya, parang tingin ko, tinatago niya yung anak niya, di niya. Eh anak mo yan, Rafi Tulfo eh. Tapos kung makapagsalita ka sa programa mo, no? Sasabihin mo, ako'y mababa ang luha ko pag bata ang naaapi. Pagka yung mga asawa niyo ay ginugulpi niyo, pinalalayas mo. Samantalang ikaw, nilayasan mo yung pamilya mo, hindi mo malang tinanong. Ngayon may pera ka na. Kaya nga. Hindi mo pa rin dipinili. Ano bang problema doon, Rafi Tulfo, kung sabihin mo may anak ka? Eh, ganun talaga tao, nagkakasala eh. O yata. Ay, importante ni Rafi Tulfo.
Pero ang importante kasi nung dito ano, kung nagkamali ka at nagkasala ka, aminin mo at itama mo. Pero hindi tama, ikaw, itinatago ang Pilipit eh. Tapos ngayon, lulukuhin mo yung mga mamamayang Pilipino, kakandidato ka, sasabihin mo ikaw ay mabait ka, ikaw ay makatao, ikaw ay makabata, ikaw ay makadiyos. Kasi, eh, parang, kung, hindi po ba? Yung tinawag niya ako, nag-extort ako sa kanya, when he attacked me, my reputation, okay. Alam mo bang, ang sabi niya, akong nag-iwan, di ba? Akong nag-asawa muna. Ako lahat. Lahat ako. Wala siyang kasalanan. Because, kinukuha niya ang simpatya ng mga viewers, ang mga tagahanga niya. Ako, kaya, alam mo ba, binabuy ako ng mga netizen. Alam mo, gusto ko, ewan ko, ang tagal kong nag-retreat sa bahay. Pinag-uusapan ako, dito lang, makikita mo yung mga tao, nagbubulungan, pag lumapit ako, hihinto sila. Dahil, si Rapi, sinigaw niya sa mundo na nag-exhort ako, hindi man niya inamin na kasal siya sa akin, na may anak siya sa akin. Hindi niya sinabi na lahat yun ay legal. Hindi niya sinabi na anal siya. Dahil hindi niya, ayaw niyang mag-focus sa kanya. Ayaw niyang masira yung image niya. Ayaw niyang maano ang image niya sa mga tao. Kaya instead na aminin o humingi na sorry sa mga ginawa niyang kawalangyaan sa aming mag-ina, ay pinalarapan niya. Tinawag niya ako extortion. Nag-extort ako ng pera sa kanya para mawala ang tingin sa kanya ng tao. Mapokus lahat sa akin ang kasalanan. Which hanggang ngayon, yung iba sabi nila, siya naman ang unang nag-asawa. Iniwan na siya. O, nakipag-areklo na si Sir Rapi. At saka yung kasal ng anak niya, si Sir Rapi ang nagbayad. Napakalaki. Napakalaking ng kanyang kawalangyaan. Ay, naku. Kaya nga sinasabi winasak ko. Winasak talaga kayo. Sinasak ba kayo? Reputation namin. Oo. Lahat. Hindi lang ako, especially ang anak niya. Kaya tanongin mo si Rafi Tulpo kung kailan sila huli nakita ng kanyang anak. Kung bakit wala siyang communication. Dahil siya mismo, pinatay niya ang communication. Nag-reach out ang bata sa kanya one time when she is 13 years old. Si Rafi Tulpo, nag-reach out ba sa anak niya? Pinabayaan lang niya. Silang buong pamilya pupunta ng US bakasyon every year before Christmas. Nasa US kami. Ba't di niya uwi, babalik sa US ang anak ko, hindi man niya tatawagan. Christmas, holiday, Pasko, graduation, nothing. Bakasyon nilang mag-anak, hindi man niya tatawagan ang anak niya. Eh, nandito ako sa California, punta ka rito anak, padalhan kita ng ticket. Wala. Oh. Ang anak ko, nakita niya kung sino si Rafi. Ayaw niyang aminin yun, pero nung araw na yan, humingi siya ng tulong at si Rafi Tulpo ay pinalitan ng numero niya, doon niya na-realize kung sino si Rafi Tulpo. Wala kaming kwenta sa kanya. Kaya ngayon po, kumusta naman po relasyon ng anak niyo sa kay Rafi Tulpo? Hindi sila nag-uusap for maybe 15 years, maybe. Ah, hanggang ngayon, hindi sila nag-uusap talaga nung anak. Talagang nagalit din yung anak niyo. Eh, hindi mo naman siya masisisi, di ba? Apo, hindi mo siya masisisi. Dahil sa mga ginawa ni Rafi, pinabayaan niya ng lubusan, hindi niya binalik ang pagmamahal na yung anak niya. Kaya ang anak ko, tinag-uusap kami kung ang pangalan ni Rafi ay maririnig mo, umiiyak siya, nag-aaway kami dahil masakit sa amin. Ang sugat na iniwan sa amin ni Rafi ay sobrang napakalalim. Iwan ko kahit maghilom yung scar siguro. Dahil napakatagal ng panahon pero hanggang ngayon, naghahanap pa kami ng hustisya kung paano kung magkaroon kami ng closure, hindi ko alam. Pero ang hustisya, ang ipinaglalaban ko ang karapatan ng anak ko sa kanya dahil she is a legitimate daughter of Prophet Tulpo. Yun, hindi pa po ba anal ang kasal niyo ni Mr. Prophet Tulpo? Up to now, hindi pa anal.
Oh, Hindi pa so alam. talaga talaga makakasuha siya ng bigamy dito. Well, yun nga eh, nasa DOJ yung kaso namin. Yung Bausi, nandun na 14 months na. Ah, sabi ng attorney ko, usually 6 months lang. Ngayon, 14 months na, hindi pa rin umuusad. Ang bigamy nandun, dinewan ko. Eh, yun nga, isa pang tema ang mabasa makasabat lang. Yun nga ang sinasabi ko, kaya ako naasar dito kay Rapi Turco. Salita siya na salita na ang plataforma niya injustice. Eh, mismo siya ay gumawa ng injustice sa inyong mag-ina. Tapos ngayon, ang sinasabi niya, kaya gusto niyang kumandidato para ipaglalaban daw niya yung mga injustice na nangyayari, eh, which is sa tingin ko, eh, kayo mismo ay biktima ng injustice niya. Diba? Di ko ba? Sobra. Ang sabi niya, sino bang nag-interview sa kanya na hindi kung hindi napatunayan daw niya hindi siya sinungaling. Wala siyang inapi. Wala siyang Opo, kay, pera napanood sarili yun. Pera niya. Totoo naman 'yon. Wala siyang inapi kundi ang sarili niyang pamilya. Ang sarili ang niyang pamilya. Ang sarili niyang anak ang inapi niya. Napakawalan niya. Ang eksaktong sinabi ni Rapi Tulpo, wala akong inaping mga Pilipino na mahihirap. Eh kung nasa harapan ko lang siya, sasagutin ko siya, eh putang ina ka Rapi Tulpo, wala ka nga inaping mahihirap kasi kumikita ka dyan. Pero ang inaping mo, sarili mong anak. Yung sarili niyang anak. Ang sarili kong anak. Kaya nga, sana nga magkaroon kami ng ustisya sa mga ginawa sa amin ni Rafi. Dahil kung nakipag-ayos siya sa akin, two years ago, wala kami dito. Pero ayaw niya dahil nga mataas siya. Akala niya, kaya niya, he did for 2 years. Hindi lumabas dahil ako, saan ako pupunta? Walang naniniwala sa akin. Binato ako ng mga tao sa dahil sa ginawa niya. Ang hustisya, ewan ko. Kaya nga, dito sa atin, kung mayroong kang pera, ang lahat ng tao, karamihan, I would say 96%, titingin sa kabilang tao para dahil mapera ka. Pero yung 4%, meron pa naman nanali sa atin. Meron pa. Hindi. Magkakaroon po kayo ng hustisya, believe me. Kasi, ang hustisya kasi sa Pilipinas, matagal lang eh. Pero magkakaroon kasi tama naman yung pinaglalaban nyo eh. Kumbaga, dadaanin lang kayo ni Rapi Tulpo sa tagal ng panahon. Kasi nga, ma-influensya sa mga... Yun nga, isang nga kinakasar ko dito eh. Kaya ma-influensya si Rapi Tulpo. Kasi nga, ang sinasabi niya lagi, kaibigan niya yung mga Duterte. E tingnan mo ginawa ngayon ni Rapi Tulonges, ay ni Tulpo. Dinaglag niya si Duterte kasi hindi niya na kailangan eh. The same thing na ginawa doon sa anak niyo. Manggagamit siya si Rapi Tulpo eh. Eh, kaya pinakasalan niya si Jocelyn, mayaman yan sila sa Kawayan, di ba? May lager sila, mayaman yan sila. Oh, kaya kwento naman niya yun doon sa segment ng Kawayan, di ba? Na tumulong ang mga sisters sa kanya. Ako, wala naman siyang kailangan sa akin dahil, pero ewan ko, pinakasalan niya ako, hindi ko alam kung bakit. I really don't know. Tapos, nakita si Jocelyn, may gusto daw sa kanya, kaya... tinry niya ligawan, napasagot naman daw niya. Nahirapan pa daw siya, pero napasagot niya. O, ipagyayabang pa niya yon. Sasabihin niya yung mga ganyan-ganyan. Pero, ang tanong ko ganito, anong klaseng si Rafi, na ama, ang asawa niya, na meet ni Jocelyn ang anak ko, na kahit minsan hindi inimbita sa bahay nilang bata. Kahit minsan hindi pinakilala sa mga anak nila. Bakit ganun sila? Mabuti pa yung isa sa kabila yung isang hindi siguro tama na muna yung ano ko dahil lalabas lahat hindi marami kasi nagtatanong dito kasi kaya ako naman kay tinatanong at hinahayaan ano kasi ayoko naman na lumabas na argabyado na kayo eh parang kayo pa yung mababas so kailangan niyo talagang idepensa yung sarili niyo kasi sa social media kanya binabanatan eh. Eh wala naman kayong kakayahan na mapunta sa mga mainstream na malalaking ano kundi siyempre katulad ng mga ibang mga vloggers diyan na gustong i-ano yung istorya niyo para matauhan sila.
Kasi hindi kayo uubra sa kanya sa ano eh, marami siyang follower eh. So yung mga follower niya na yun, maniniwala lahat yun. Pag lalo na kung hindi kayo magsasalita. So kailangan talaga magsalita kayo. Kasi nga, yung mga si Rafi, pinortrait niya yung sarili niyang siya ang judge, siya ang lahat dito sa program niya. Akala mo kung sino na siya. Akala mo walang totoong inapi. Pero katulad ng sabi ko, hindi lang kung sino ang inapi niya. Ang sarili niyang pamilya ang inapi niya. Ang sarili niyang dugot laman ang inapi niya. Yun ang masakit sa akin. Na ang anak ko ang may karapatan, pero sinong nagpapasasa sa pagiging lahat na sikat ni Rapi? Sa pangapera, yung mga anak niya kay Jocelyn ang lahat ng nagpapasasa. Yung anak ko nakatabi sa tabi, nakatingin parang kung kailan lang siya papansinin. Hindi man nga siya pinansin eh. Oh, iisipin mo, legal kang anak, tapos ikaw ang walang say, tapos ikaw ang nakatago. Ano klase siyang ama? Sana pinantay na lang niya ang tingin niya sa mga bata para hindi na lang ako nagreklamo. Sa nakita ko, binigyan ko pa siyang chance. Kaya nga po, hindi sabihin, nagkaano ka na eh, nagkasala ka na eh. Siya nga ang may sabi sa programa niya, nang isang pagkakamali, hindi mo ubrang suklian ng pagkakamali uli. Eh nagkamali ka na nga, Rapi Tulpo, na iniwan mo yung pamilya mo una. Yung anak mo, basically si mama tsaka yung anak mo. Eh tapos ngayon, parang itinatago mo pa. Sinusuklian mo pa ng kamalian, eh di plastic ka nga. Di sana hindi, man lang inamin mo na para wala parang ng problema. Di ba? Hindi parang itinatago. Talagang itinago niya. Talagang itinago niya, hindi parang tinatago. Kaya alam mo ba, nung magkaroon ako ng sa Bausi na nanalo ako dito sa Tarlac, nagpa press conference ako. Ang laki pa ng ginastos ko doon, maniwala ka. Lahat yung marriage certificate niya kay Celadonia, ipina-photocopy ko, binudbud ko sa mga photographer na nandoon, a reporter. Ilan siguro may git kahit sampo meron. Yung divorce decree niya. Oh, hindi ko pa nagkwento sa iyo yung divorce decree, ano? Hindi pa. Gusto mong malaman yon? Gusto mong malaman yon para malaman? Okay. It's your time na para maluwag-luwag ang kalooban niyo. Ganun talaga eh. Okay. Ang divorce decree. Kaya nga, tuwang-tuwa ako nung makukuha ko itong mga papel na to eh. Pinakasalan niya si Jocelyn, si Celadonia, March 30, 1985. Ang anak ko, isinilang siya March 6, 1984. So, isang taon lang ang anak ko, nagpakasal siya, di ba? Opo. Dinivorce niya ako, which is still Filipino citizen. Wala tayong divorce sa Pilipinas. Kahit divorce niya ako, pag-uwi niya rito, kasal pa rin siya sa akin, di ba? Dinivorce niya ako, March 30 siya nagpakasal kay Celadonia. Dinivorce, kasi 9 days lang eh. So, dinivorce niya ako ng March 21, 1985. So alam ba kung anong nakalagay sa divorce? Ano pa? Kung nagagalit ka, lalo kang magagalit dito. Nakalagay doon, pinakasalan niya ako 1977, which makes me only 14 years old. Puro ito ay fraudulent letter, ha? This is a fraudulent court document. Wow. Pinalitan niya ang kanyang middle name, ginawa niyang Tangko, di ba Rafael Tishiba Tangko siya, ay Tishiba Tulfo. Ginawa niyang Tangko ang middle name niya, ginawa niya akong Lugto, Julie Lugto Tulfo. No? Apo. So, yung divorce na yon, may nakalagay na tatlo ang anak namin. Iisa lang anak namin, di ba? Apo. Ang mga bata doon, may mga date pa ng birthday. Kung saan nasa harap ko yun, babasahin ko sa iyo. But it's really very interesting to read. Alam ko si Renda, ipopost niya yan. Sabi Apo. Niya, may Rafael Jr. Yung Rafael Jr., alam natin kapangalan niya. Mayroong Adele, mayroong Tucci Tulfo. Kilala mo ba kung sino si Adele tsaka si Tucci? Hindi pa. Mga kapatid niya. Oh, ganun sa kawalang niya. Nagdagdag siya ng tatlong anak.
yung anak namin wala sa divorce decree dahil hindi niya alam kung ano ang gender ng anak namin or kung ano ang pangalan ng anak namin. So, ipinadala sa inyo yung divorce paper na yan para pirmahan niya, parang ganun. Hindi. Wala akong natanggap na divorce. Nakuha ko yun sa paghalungkat sa paghahalungkat sa kabulukan niya. Pinadala, so talaga gumamit ka ng false document, fraudulent na mga ano. Fraudulent. Fraudulent talaga. Court document. Alam mo ba na pinadala ko yun sa Nevada para ma-apostil? Kasi kung hindi apostil, hindi ko magagamit dito sa Pilipinas. Ang apostil ay nakastamp ng State of Nevada, Secretary of State ng Nevada, nakastamp siya. Katunayan na totoo siyang document na yan ay nakarecord sa record nila sa Nevada. Sa Nevada. Apo. Sa Las Vegas. Oh. Ganyan ba yung mabait na tao? Oh, he's supposed to be paying me 100 each children, $300 a month. Oh, tingnan mo, sa dami ng perang pinadala sa akin na nawala sa mail, sabi ko sa kanya, kasi kiniklaim niya na sumuporta siya ng financial, nagbigay siya ng financial, tsaka nagbigay siya ng regalo, di ba? Lahat yun nawala sa mail. Pinadala niya siguro, pero nawala lahat sa mail. Kasi wala akong natanggap kahit 5. Oh. Yun nga sinasabi niya. Eh. Hindi, sinabi naman niya, yung pakasal daw, parang tinanggihan yata nung anak niyo. Eh. Parang dinig ko sinasabi niya. Tinanggihan yata nung anak niyo. Salita lang niya yun. Hindi siya nag-offer. Salita lang niya yun. Ay, di sinungaling talaga. Ano? Sinungaling. Wala siyang in-offer. Pumunta ako siya, pinunta siya. Sinapanood ko yun eh. Naghintay pa ako ng 26 bago kami ulit. I was hoping na yun nga tutulungan ng bata. Hindi eh. Oh, nagpapa ano nga sa inyo sa mga netizen na umingi siya ng simpati na itinago ko yung anak niya. Paano ko itatago yung anak niya samantalang akong nagdala sa kanya rito para mamit niya yung anak niya? Tapos sasabihin niya tinago ko kung kailan lumaki na yung bata tsaka ko itatago. Oh, pero tsaka po itinago nyo. O itinago nyo, hindi nyo nalilitaw. Di po ba? Eh, yun na nga. Eh, bakit siyang tatay? Wala siyang communication sa anak niya. Wala siyang telepono. Hindi niya alam kung nasa ng anak niya. Oh. Di ba? Yun na lang sasabihin mo kaya kung anong klaseng ama siya. Oh. Kaya nga, yung mga tao, ako natutuwa ako na lumalabas ang tunay na totoo. Dahil at least kahit papaano, yung ginawa niyang pinortrait niya ako na nag-extort ako ng pera sa kanya para gumandang buhay namin mag-asawa. Well, at least ngayon, nakikita ng tao kung sino si Rafi ngayon. Dahil sa ngayon, I'm not backing down. Kahit kapareho ng sabi ko, lahat may mga supporting documents ako para supportahin ang claims ko. Siya, ano supporta niya? Oo, kailangan yan. Dahil alam mo na dito kahit saan ka magpunta, kailangan may supporting documents ka sa kiniklaim mo. Ako meron. Hawak-hawak ko pa. O meron pa. Nung nagpakasal kay Celador niya, nakalimutan ko sabihin to. Pero yung nakaposting naman sa ano ni Renda. Apo. Di ba sabi ko pinalitan ng middle name lang ng tatay niya? Apo. Well, sinyat ko yun ng close-up eh, yung application of marriage. Pinalitan ang first name ng tatay niya. Ramon ang tatay niya, ginawa niyang Rodolfo. Naka-cross out ng isa. So, tingnan mo yon. Tingnan mo mabuti. Tapos, ang nanay niya, pinalitan niya ng lubusan. Ginawa niyang re-resita ang nanay niya at tangko. Eh, karidad tisiban nanay niya eh. Oh, sasabihin mo, matino yan. Magiging senador. Pag naging senador niyan, gagawa talaga siya sa sarili niyang baltas. Oh, kita nyo na nga yung ginawa niya kay Duterte, di ba? Kasi kaya yan sumikat ng gusto, alam niyo po ba, Ma'am Julie? Kaya lang sumikat ng gusto yan, nung pa nakaupo na si Duterte, lumaki talaga channel niya kasi naging ma-influensya siya sa gobyerno. Tapos ngayon, ginagamit niya yung may hirap. Kaya asar na asar ako dyan eh. Ginagamit niya yung may hirap. Kunyari, tinutulungan niya, naaawa siya sa mga bata, galit siya sa nangaapi ng mga asawa. Eh tapos malalaman mo, mismo anak pala niya at asawa niya yung kanyang inapi. Oo. Oo. Higit pa. Marami pa siyang ginawa na mga hindi dapat niyang gawin. Pero ang gusto ko lang,
si Rafi, maging honest siya sa mga tao. Pero ewan ko kung mayroon pang, if it's not too late, no? Dahil mayabang siya eh. Akala mo, dinidiyos siya dito sa iba, dito sa lupa. Akala mo, hindi siya gumagawa ng masasama. Laging iba ang mali, hindi siya. Diba? Kaya nga, ako ang unang nagsawa. Tinago ko ang anak ko. Ako ang unang lahat. Ako ang nagkamali. Oh, pinus ko pa siya pumunta ng state sa statement niya. Sarili niya ito. Pinus ko siya sa state. Ninanag ko daw siya gusto kong mag-abroad. Hanggang sa nag-give in na siya pumunta ng abroad, no? Tapos, nung nasa abroad daw siya, he jumped one job after another. So, hindi na siya makapagpadala ng pera na nakatagpo ako ng lalaki na magpapakasal sa akin. Tapos, tinawagan ko raw siya, nagagawin namin ligan, it don't matter how. Pero ang kasal ko kay Puti, magiging legal. O, tingnan mo naman kasi ng walingan ng walang ya. O, kung gumawa ng salita, kala mo, totoo? Lahat yan. Hindi po, nangyari po ba yun o hindi? Hindi. Hindi. Imagination. pwede palang storyteller. Pwede palang storyteller to si Rafi Tunpor po. Napaka walang ya niya, kamo. Na sinabi daw niya sa akin, 1994 na wala na, sinabi ko raw sa kanya, wala kaming pakialaman na tinawagan ko raw siya. Kaya nga sabi ko, kung may pera akong pagtawag sa kanya, ibibili ko ng gatas ng anak ko. Dahil ang anak ko, kailangan niya ng gatas kaysa bago pa makausap ko siya kung alam ko man kung nasaan siya. Napakawalan nga niya. Ang dami niyang ginawa sa aming mag-ina. Wala pa dyan lahat ang alam ninyo, pero marami talaga akong alam sa kanya. Pero pinush niya ako para gawin ko ito lahat sa kanya. At least, may consuelo ako na at least mararanasan niya ang pagkapahiyang ginawa niya sa akin na hindi totoo. At least ang mga sinasabi kong ito ay puro totoo. May mga supporting paper documents naman kayo sa mga sinasabi niya, di po ba? Meron. Hindi naman ako magsasalita kung wala, di ba? Ang hirap dito Rapa, eh, kasi mamaya ipatulpo pa niya ako. Hindi, ngayon, siya ang mga, hindi na ngayon usos, hindi siya na ngayon ang matutulpo. Ang yabang-yabang susumbong sa show niya. Susumbong natin ngayon sa mga taong bayan. Oo, kaya nga, yung mga viewers sana, mga netizen, sana, bago sila, kahit kanino, not just me, dahil alam ko marami pang mangyayaring mga chismis in the future, wag muna silang humusga sa tao kung hindi nila alam ang totoo. You know, di ba? Dapat talagang pakinggan ng side ng bawat side. Si Rafi, siya lang nagsasalita, alam nila matulungin. No? Alam mo sinabi ng anak ko, nung humingi siya ng tulong na yung sa tatay, matulungin sila, kahit sino daw tinutulungan niya. Kaya umingi, ang taas ng pride ng anak ko, maniwala ka ang anak ko, magga-graduate ng college, hindi sinasabi sa akin na gagraduate siya. Sabi ng asawa ko, kailangan ng vacation niya. Sabi ko, hindi ko alam. Kasi sabi niya sa trabaho, ganyang day ang date ang ano nila, yung graduation. Tinanong ko ang anak ko, anak, kailan ang graduation? Hindi ako pupunta mas sa graduation. Alam mong naisip ko na hindi nakapasa ang anak ko sa college kasi hindi pupunta ng graduation. Tapos sabi ko, bakit anak? Kasi ma, sabi niya, wala akong pambili ng cap and gown. Alam mo bang umiyak ako? Ang taas ng pride ng anak ko, pambili ng cap and gown, wala siya, ayaw man lumapit sa akin. Kaya nung lumapit sa ama niya, na napahiya siya, ang sakit sa loob ko. Hindi man lang kilala ni Rafi ang anak niya, kung gaano kataas ang pride niya. Pambili ng cap and gown para dumano ng graduation, ayaw niya para huwag lang lumapit sa akin. Kaya nung sabi ko, bibigyan kita anak ng ano, kung yun lang ang problema, sabihin mo. Kasi masabi niya, laki na ng gastos ninyo sa akin, ayaw ko nang lumapit. Ikaw naman for the last time, sa graduation ng college, hindi mo siya papupuntahin dahil lang sa ganon. Kaya si Rafi, kung alam niya lang niya kung ano ang galing ng anak niya, hindi niya dapat ginawa yung ginawa niya sa anak niya. Kaya nga po. Marami ginawa si Rafi na hindi dapat ginawa niya, hindi naging makatarungan sa akin, sa sarili niyang anak, pero ginawa niya para sa ano,
popularity, ang tagumpay niya, yeah. So, kasi hindi naman magagalit sa iyo yung anak mo kahit na ano kung hindi mo sila pinabayaan. Ilang naman yun, hindi mo na kailangan mag-explain. Kahit na halimbawa nagkahiwalay kayong mag-asawa, kung hindi mo pinababayaan yung anak mo, hindi ka magagalit sa yung anak mo eh. Ba't magagalit sa iya? Siyempre, eh, nagkahiwalay kayong mag-asawa eh. Hindi mo naman pinabayaan yung anak mo. Ba't magagalit siya? Ang problema kasi, pinabayaan niya talaga yung anak niya rito eh. Tapos ngayon, ang pinalalabas nitong gunggong na rapi turpo na ito, siya yung mapagmahal sa bata. Siya yung mapagmahal sa babae. Eh, pamira ng rapi turpo, eh, hindi ka pa naman tarantado eh. Gagawa ka pa ng batas. Gagawa ka pa ng batas na iatatama mo yung injustice. Eh, ikaw mismo yung nag-commit ka ng injustice sa sarili mong dugo. Hanggang ngayon, ginagawa mo. Oo. Hindi mo ipakilala yung anak mo. Kakandidato ka. Pakilala mo yung anak mo. Ay, ito yung isang anak ko, kay Ma'am Julie, na kami ganito, ganito. Di sana naintindihan ka nung, hindi, niluluko mo kami. Niluluko mo yung mga supporter mo. Kundi mo malaking katarantaduhan yan. Tapos magtitiwala kami sa iyo na iboto ka. Eh, hindi siguro ganoon. Sawa-sawa na kami sa mga politiko katulad mo, Rapi Tulpo. Sige po, ma'am. Dapat magbubuwis talaga ako. Naintindihan naman kita kasi katulad ng sabi ko, ang anak ko, hindi ko alam if there's a hope between them. Kasi ang anak ko talagang malaki ang hinanakit sa ama. Dahil ayaw siyang kausapin. Dahil hindi ko naman siya masisisi sa ginawa ni Rapi sa kanya. Kaya hindi ko alam kung mayroong hope na sila'y mag-usap or dahil ang bata ayaw niya. Dahil sa affidavit na ginawa niya, yung statement, ang nakalagay doon in the end, yung daw motivation ni Rapi Tulpo, may word siyang ginamit eh, hedonistic motivation ni Rapi Tulpo, wala siyang hindi consequence sa anak ko. Dahil si Rapi Tulpo daw, kailamanin, hindi siya naging ama sa kanya. Yun ang kanyang nasulat. Ginawa yun ng anak ko. Masakit yun. Diba? Masakit yung anak mo, sasabihin sa yung your motivation hedonistic hindi consequence na dahil si Rapi Tulpo nakalagay. Hindi siya naging tatay sa kanya. Oh. Kaya nga, sometimes, kung sanang, ewan ko kung nakapost yun, yung statement na yun, pinadala ko yung kay, ano eh, kay Renda. Gusto ko kasi mabasa ng mga viewer, ng mga netizen, kung anong ginawa, kung ano talaga si Rapi Tulpo. Yung statement ng anak ko, yun ay malaking, ano, sa pagkatao ni Rapi. Dahil nakikita lang niyang tatay niya every 2 weeks, 2 years, 2 years, every 2 years, 2 weeks. Pero nakita niya kung ano ang ama niya. Pinakita na Rapi kung sino siya sa anak niya. Kaya, ewan ko. Kaya, Rapi, ikaw napaka-sinungaling mo. Siguro, panahon na para bumalik lahat ang kasinungalingan mo sa iyo. Dahil wala kang kwentang tao. Not to us. Siguro sa pamilya mo. Pero sa ate, kami, na legal mo naging pamilya, wala ka sa amin. Yung katarungan hindi, lang kay, na ginawa mo. Ang maganda po nito, huwag niyo tigilan kasi para rin, kumbaga, makakatulong kayo doon sa mga ibang mga umiidolo sa kanya na hanggang ngayon hindi naiintindihan kung anong klaseng tao siya. Eh, malaking tulong kayo doon sa mga mahihirap na hanggang ngayon ay niluluko nitong si Rapi Tulpo na siya ay makamakahirap, maka ano. Kasi kung hindi kayo magsasalita na magsasalita, lalabas na ano kayo niyan eh. Lalabas na kayo pa yung may kasalanan dito. Well, in fact, eh siya naman talaga yung demonyo rito at hindi kayo. Kasi yung mga supporter niya, hindi kayo nadidinig eh. Hindi kayo na, hindi nyo na i... Papa, na ikakalat yung talagang totoo nangyari. Battle of ano to eh, ng social media. Kung baka sa social media ka binabanatan, dahil malawak ang reach ng social media niya, kailangan banatan nyo rin siya doon. Alam mo ba yun? Na
alam mo ba na ano si Rafi, yung natutuwa ako, marami siyang natutulungan. I'm very happy for him na mga taong kababayan natin natutulungan niya. Totoo ito. Pero ito pa rin ang pinagtataka mo, di ba? Bakit ang sarili niyang anak, sarili niyang pamilya, pinabayaan niya? Bakit ginagawa ni Rafi yun na kung mangaral siya sa show niya, kala mo kung sino siya? Tama. Pero sa totoo lang, hindi, alam mo, kampante siya dahil hindi ako naghapulagat, dahil hindi ako, talagang wala akong pakialam sa kanya. Ang hinahanap ko is justice para sa anak ko. Pero naging kampante siya na akala niya ang iniwan niyang probinsyana noon ay ganun pa rin. Naiba ko pero hindi ako tangap. Kaya sa States, ang asawa ko, federal agent, marami akong natutuhan. Baka akala ni Rafi, como mayaman siya at sikat siya, ako, napakatanga ko. Yun ang sabi ng anak ko eh. Akala siguro ni Rafi, ma, nung iniwan ka niya probinsyana, ganun ka pa rin. Hindi niya alam, marami ka nang alam. Sabi ko, totoo yan, anak. Kasi hindi niya gagawin na tangahin ako ng ganito. Sabi ko na maging kampante siya. Pakasalan pa naman si Jocelyn dalawang beses sa Pilipinas. Eh, kasal siya sa akin. Oh, si ano, ganun niya kamahal si Jocelyn. Kailangan pakasalan niya twice. Sus. Di ba? Eh, very rich po yata eh. Kaya ganun eh. Kaya twice eh. Well, yeah. Kaya nga. Pero pinakasalan pa niya yan, no? Yung araw ng birthday ko, yung isa. Yung June 24 na isa. Sabi ko nga, walang niya. Birthday ko pa, pinakasalan yung asawa niya. Oh. Kaya nga, ewan ko. But anyway, baka wala na kayong oras. Siguro sa susunod na tayo. Hindi, ayun po. Kasi ako naman eh. Wala namang bahay ano to, kumbaga, kayo lang din ang inaano ko kasi gusto ko rin naman na, kaya nga ako nagpursige na kayo ay dito kasi gusto kong maano yung unang-una, yung si Tulpo kasi parang nababas yung, parang lumalabas na kayo pa yung masama, kayo pa yung mukhang pera. So, kaya nagpursige ko na talagang kayo yung ma-interview dito at kung maaari sa susunod na panahon ay ma-invitahan pa kayo ng mga ibang kasama namin. At least makatulong kayo sa ma-disseminate niyo yung information na talagang itong si Rapid Tulpo na ito ay hindi totoong tao na kung ano yung pinapalabas niya sa kanyang channel. Siya. So, kayo po yung tamang tao. Kasi kayo yung may personal na kilala si Rapid Tulpo dahil kayo naging asawa niya. At kayo yung may personal na experience. Kasi kami, kahit anong sabihin namin si Rapid Tulpo ay ganyan, ala kaming supporting document eh, yes, na ipapakita just in case na magkaroon ng tanungan. Wala kami noon. Kayo meron. Kaya, kumbaga, kayo yung whistleblower ni nung pagkatao ni Rapid Tulpo. So, sana, huwag kayong tumigil. Kasi, kung kailangan nyo ng suporta ng mga ibang vloggers na sumisimpatya sa inyo, tutulungan naman namin kayo, mga kasamahan ko. Oh, good. Andi sila doon, yung mga ano. Lumapit lang kayo sa amin at anytime. Siyempre, kami, hindi naman namin ikaw pwedeng everyday kausapin dahil baka mamaya, busy ka rin. Okay, pero kayong may anytime. Anytime na kailangan mo magsalita, magsalita kayo sa amin at willing kami na ipagbigyan kayo sa inyong kung ano man yung ano. Kasi hindi kayo mananalo rito eh. Pag hindi nyo nilabanan yung kanyang propaganda. Kasi ano nga ito eh, nakapag-build na ito ng isang reputasyon na siya ay crystal clear. Walang makababasag doon kung hindi kayo. Bakit hindi po ba? Dito sa atin, tama, pero bakit dito sa atin, ito ang tanong ko, bakit tayong mga Pilipino, si Rafi is very popular, sikat, di ba? Marami na tutulungan. Siya nang gumagawa ng sarili niyang batas sa programa niya. Pero bakit, nung lumitaw ako mag-fan ng Bigami, inataki ako ni Rafi sa show niya, bakit, even recently, bakit, dahil nag-viral yung post ni Renda eh, kaya na-pick up ng balita net, bakit walang gustong magtanong kay Rafi kung sino kami sa buhay niya? Bakit yun ay nakatago? Walang nag-interview sa kanya kung sino kami sa buhay niya.
Hindi siya i-interview ng mainstream media kasi alam niyo kasi sa mainstream media meron silang kumbaga unwritten rule na hindi mo pwedeng siraan ang kasamaan mo. Ah, ganoon. Kaya pala nanahimik nung nagpa-press ako. Nanahimik yung kasi yun ang isang rule nila, unwritten rule yun na hindi mo pwedeng banatan yung kapwa mo journalist. Ah, hindi nila babanatan yung hindi yun. Kaya kahit siyang kalumapit na mainstream media, hindi nila pipick upin yung istorya mo. Eh, lalo na si Rafi Tulpo, may influensya yan. Yun ang siyempre, nga. Ngayon, ang mga pwede nyo lang lapitan, yung mga vloggers na talagang gusto kayo, magtsaga kayo sa ano, at least paunti-unti, na-expose nyo siya. Sa, kunyari, oh. Katulad ko, sumunod mo kasi ibang vloggers, pipick upin kayo yung istorya nyo. At least magiging parehas ang laban. Kasi ma-influensya nga ito eh. Kasi mainstream media ito eh. At ngayon, yung sinasabi nyo na tumutulong sa mahirap, mali po yun. Hindi siya tumutulong sa mahirap. Siya ang tinutulungan ng mahirap. Siya ang tinutulungan ng mahirap. Bakit ka? Papaliwanag ko po sa inyo. Kasi, kung papansin ninyo yung YouTube channel ni Rafi Tulpo, ine-exploit niya yung isang, ba, may nagsumbo na kabi, babae. I-exploit niya yun. I-exploit niya yun. Gagawin niya tatlong vlog o dalawang vlog, iimbestigahan pa niya. Pero titingnan niyo, ang inireklamo lang isa, pero ang dami niyang ginagawang ano. Tapos bibigyan niya ng pera yung kumplena. Pero yung kikitain ng vlog niya, mas marami. Triple doon sa binigay niyang pera. Paano nga yung sinabi Tulpo ang tumulong sa mahirap? Maling konsepto ng mga follower niya yun eh. Ang tinutulong, tatanong ko kayo ma'am, si Rafi Tulpo ba nung hindi nag-view YouTube ng kabit-kabit, mahirap, gano'n ba siya kayaman? Hindi. Hindi siya. Ngayon, nung tumutulong siya sa mga nagsusumbong siya ng kabit-kabit, di ba naging milyonaryo siya? O ngayon, sino tinulungan? Sino ba tinulungan? Tumulong ba si Rafi doon sa mahirap o si Rafi ang tinulungan? Of course, si Rafi Tulpo ang tinulungan. Hindi, tsaka pinipili lang namin yung mga controversial yung mga ano eh, di ba? Oo. Pag alam niyang magkiklik, ayun. Kapag hindi niya alam niyang hindi magkiklik. Yung mga kabit ka, kaya nga asar ako dito eh. Ang sinasabi niya parati sa program, galit ako sa mga babae, sa mga lalaki na argabyado ng asawa. Galit ako sa mga taong nagpapabaya sa mga anak. Eh putang ina, eh ikaw pala yung numero uno. Nauna ka pa, 1980s mo pa pala, inabando na yung anak at asawa mo. Eh tapos kung baka pagsalita ka sa programa mo, akala mo kung sino ka. Eh meron pa kang teacher na hiniyayan eh. Meron pa kang nagpakamatay na hiniyayan eh. Oo. Tapos ikaw pala dapat. Oo. Ako muntik na. Eh. Muntik na, buntis pa ako. Oy, tinan mo nga. Yan sinasabi ko, paano kung hindi nakayanan? Salamat. Paano kung hindi nakayanan mo? O kaya? Saka magkakaroon ng ano yung anak mo niyan, magkakaroon siya ng, kumbaga, nakapobya siya. Sa isip niya yan. Oo. Parang trauma na yan ang putay tatay. Pinabayaan naman ako nung tatay. Maka nakatanim sa isip niya yan. Tapos ngayon, gaganyan-ganyan pa niya. Ibibida niya yung anak niya si Rap, si Maricel. Eh, naririnig nung anak mo. Eh, bakit ganun yung tatay ko? Ito lang yung dalawa. Ako lang sila lang ba ang anak? Ito, Spencer, ha? Nagpagawa sila ng 4-story. Pagyayabang pa niya, kaya nakakainis. Nagpapagawa sila ng, ewan ko kung nakalipat na, 4-story house. Yung isa kay Maricel, yung isa kay Ralph, yung dalawang palapag sa kanya tsaka kay Jocelyn, nasaan doon ang para sa anak ko? Yun nga eh. Wag na kayo. Yun na lang anak niya. Kasi anak yun na yun eh. Yung para sa anak ko nga, nasaan ang para sa anak ko? Hindi ako nag-ano. Komportable na yung buhay ko. Yung sa anak niya, I don't care kung ang anak ko komportable. Yung karapatan ng anak ko, nasaan? Saan niya dinala yung karapatan ng anak ko? Ipagyayabang niya sa national TV. Apat na palapag yan. Yung isa kay Maricel, kay Ralph, yung dalawang palapag sa akin, tsaka kay Jocelyn. 800 square meters palapag. Napapanood ko yun eh. Eh, yung that time kasi ma'am, hindi ko pa alam na kayo ay asawang legit ni Rafi Tulpo. Ang alam ko nun, ang unang asawa niya ay si Congresswoman na Jocelyn Pua. Kaya medyo talagang bilib na bilib ako sa kanya that time. Ba, ayos to at very gentleman, napaka mapagmahal sa pamilya, napaka kumbaga hindi pa babaero. Ganun ang tingin ko sa kanya. Ganun ang tingin ko sa kanya nung mga panahon na 'yon.
Kaya nga, idol ang tawag ko sa kanya dati. Pagitan tao. Dahil kaya nga, kung hindi kayo lumabas, kung hindi kayo lumabas, hanggang ngayon, idol pa rin ang tawag ko doon. Kaya huwag kayong magsasawan lumabas. Ay, naku. Kaya, ang ano ni Rafi, ang buhay na tinatahak niya ay very, very complicated. Apa? Akala mo, nag-file siya ng candidacy niya, ilalagay niya, idol Rafi. Ay, naku. Sira. Napakataas ng ego niya sa sarili niya. Kaya nga po, huwag po kayong magsasawa na ano, kasi kailangan kayo ng mga no, kailangan kayo ng mga tao na hanggang ngayon ay naniniwala sa kanyang kalokohan. Marami. Kasi malaking bagay na may makaalam kahit isa, dalawa, tatlo, sampu, at least meron kayong na ibabahagi na talagang itong tao ito ay hindi dapat pagkatiwalaan. Lalo na kung mga kandidato siyang senador, di ba? Laging po kapag... Alam mo bang, marami na siyang nawala ng mga fans eh. Yung mga taong nakakilala sa akin, mga kapatid ko, mga kaibigan namin, kikwento yung buhay. Ay, no, ayaw na ayaw sa kanya, asar na asar pag nakikita pa lang siya. Marami siya, kung hindi siya nawala, kung hindi niya kami ginanito, si Rapi Tulpo, hindi siya susuka ng mga tao. Eh, kapag nalaman yung istoryang, yung lang portion na iniwan kami, nagpakasal sa ibang tao, pinabayaan kami, yun lang ang alam nila, sinusuko na siya. Eh, kung lahat ng mga bako niya, iladlad ko, lalo na. Di ba? Iladlad niyo na po. Bayan po po ba inaantay niyo? marami. Kailangan magtira tayo ng, ano, ng alas, di ba? Ganun yun. Kaya, akala mo, yung idol ninyo, hindi ninyo alam. Ay, hindi po. Kaya, idol po nila. Idol po nila. Idol po nila. Si Renda rin, idol. Diyan kami nakakilala ni Renda eh. Na ano, nasabat niya yung comment ko. Tapos sabi niya sa akin, so sinasabi mo ang idol ko, hipokrito? Sabi ko, The next day daw, tinanggal niya lahat yung mga ano ni idol niya sa ano niya, sa wall niya, lahat. Kasi katulad na sabi ko, once nalaman ng tao kung sino si Rafi Tulpo, nawawala sa kanya. Ang only na ang matitira na lang kay Rafi yung mga tinulungan niya talaga. Yun na lang. Yun na lang. Yung mga nakinabang sa kanya. Pero yung mga hindi pa, ang dami tao sa Pilipinas. Oh. Kaya mo. Watch out, Rafi. Ako matagal, hindi ako umanga sa kanya. Matagal na akong, kaya sinasabi ng mga tao, bakit daw hindi ako nakibalita kung sino si Rafi. Sabi ko, bakit makikibalita ako? Iniwan niya kami, pinabayaan kami. Hindi. Basta in off limits ang pangalan ni Rafi sa bahay namin dahil wala siyang kwentang tao. Wala siyang tinulong sa amin, walang tinulong sa anak niya kahit 5 sa pag-aaral, pananamit, medical, wala. Hindi niya alam kung paano kaming nabuhay mag-ina nung wala siya. Tapos, binaboy pa niya kami ang pagkatao namin. At least, hindi nga ako mayaman, Spencer, pero sasabihin ko ito. Ang pangalan ko ay malinis. Hindi ako sinungaling, hindi ako nandadaya ng tao. Yung reputation ko malinis, hindi kagaya niya na napakasinungaling. At sinira niya yon. Oh. Kaya naman pong pera, hindi naman natin madadala sa langit yan eh. Well, habang nandito siya sa lupa, dinidiyos niya yung pera niya. That's good naman. At least, sana may itulong niya lahat yung sinasabi niya sa akin na 100 million sa mahihirap. Sinabi niya yun eh. Eh, kaysa ibigay ko dyan eh, tutulong ko na lang sa mahirap eh. Tapos sabay bagsak pa dun sa nakangisi. Kaya sabi ko, ano ba yung babae na yun? Sabi ko, at nangingi siya na 100 million eh. Parang ang sama nga ng tingin ko sa inyo, di ba? Sabi ko, tang na eh, porque mayaman eh, idol ko eh, hingan mo ng pera. Sa time na lumabas kayo, kung hindi kayo lumabas, di hanggang ngayon, masama ang tingin ko sa inyo, di ba? Ito ang tanong ko, itatanong ko na rin. 100 million, akala mo ba sapat na pera yun sa mga binigay na sama ng loob at humiliation sa amin ni Rafi? Sa ginawa niyang panlalait sa amin ng kanyang anak? Pagkapabaya,
Akala mo ba yung 100 million na yun, sapat yun? Walang sapat na hindi pera po sa ginawa sa amin ni Rafi. Kahit lahat ng pera niya, hindi kasi, yun sasapat. Tama po yun. Kasi kung namat kong disgrasya kayo ng mga panahon, iniwang kayo ni idol na si Tulpo, hindi ba lang niya naisip na yung anak niya? Eh, hindi ko maalam kung kumakain ba o may gatas ba. Eh, samantalang siya nandun sa ibang babae. Nasa States. Nasa state. Siguro, that time siguro, yakap-yakap pa niya yung asawa niya bago. Samantalang yung anak niya, umiiyak at walang mainom na gatas. Eh, ganun kakawalan ni Arapi Tulpo. Di ba? Nag-e-enjoy ka sa snow. Yeah. Iisipin mo, may perang panggas, pambayad sa divorce papers o lawyer. May perang panggaso sa kasal niya. Wala siyang perang padala sa anak niya. Walang yan. Napakawalang yan niya. Ano na natatawa na lang ang kanapit Tulpo? Kung isip ko, punta ka na rin. Kasi pinapanood ko po yan. Mula nung nasa Channel 4 pa yan, pinanunood ko na talaga yan. Ah, matagal ka na niyan tagahangan. Matagal na ako palawin. Kaya nga ako medyo naasar nga ako ng konti sa inyo na sinabi niyang nangihingi kayo na 100 million. Kaya lang sabi ko, bakit mangihingi na 100 million? Siguro may kasalanan to si Rapi Tulpo. Kaya medyo binabanat-banatan ko siya. Kasi hindi ba't ka naman mangihingi na 100 million kung wala kang alas? Halimbawa lang, ako, ba't ako mangihingi sa inyo na 100 million kung di ko may kasalanan? Eh, siyempre, so, dahil tagahanga niya ako, nasa kanya pa rin yung simpatsya ko na hanggang hindi ko na, katulad niyan, medyo napapagkausap ka na namin, meron ka namang mga ebidensya. So, maliwanag sa amin na talaga ito si Rapi Tulpo. Eh, malaki kagaguhan. So, what changed, though? Curious lang ako, anong pagbaba, bakit ka nagbago na you're an avid fan tapos na-change ka ng ano? Anong nangyari? Kasi nga po, ako ay, hindi naman ako mabait na tao. Kaya lang ako, para kasi ako'y mapaiyak mo, para ako'y mapapatay mo ng tao, o para ako'y mapagnakaw mo, pag yung anak ko'y nagugutom. Ngayon, sinasabi niya kasi parati, siya raw ay mapagmahal sa bata doon sa programa niya, mapagmahal sa mga babae, which is kaya hangang-hanga ako sa kanya. May kumisan nga, mayroong mga complainant doon, magsusumbong yung lalaki. Sasagutin ng babae. Eh, binugbog po ako niyan, Sir Tulpo. Eh, binugbog po pala ito, hindi kita tutulungan, lumayas ka. Believe na believe ako sa kanya ron. Pero ngayon, nung malaman ko, putang ina, believe na believe ako sa tao ito, samantalang yung anak niya, iniiwan niya sa loob ng tiyan. Hindi, kaya nakita niyo kanina, tinanong ko sa inyo, ilan taon kayo na nag-antay kay Rapi Tulpo bago kayo nag-decide? Nagbaguhin yung buhay nyo. Sabi nyo, 7 years, di ba? Isabihin nyo, 7 taon na yun. Nung mag-file ako, mag-file ako ng presumptive death, 8.5 years na yun, nawala si Rafi. Oh, yun nga eh. Kaya nga, sabi ko, putang na. Iiwanan mo yung anak mo. Hindi mo alam kung mabubuhay yung anak mo kung kumaka. Eh, kasi ako, pag nakakakita ako ng bata sakali na yung gusgusin ng miyak na walang makain, biglang pumapasok sa utak ko yung anak ko. Kaya lumalakas ang loob ko na magtrabaho kahit anong trabaho. Papasukin ko kasi ayokong abuti ng anak ko. Yung tama. Yung ganun. Yung hirap. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na yung anak ko ay maargabyado. Tapos makikita mo itong Rapi Tulpo na tulong ng tulong kuno. Sabi siya may injustice. Samantalang siya yung nag-commit nung injustice sa sarili niyang dugo. Ang si Mapute na tumulong sa amin, na walang sawang pagtulong. Alam mo pa, minsan, pagbalik namin ng US, ang anak ko, kailangan niya, dinalak sa dentist, kailangan niya ng braces. There is no, walang option. Kailangan niya ng braces dahil may underbite siya, sabi ng dentist. Kailangan namin patanggal yung iba niyang ngipin para magkaroon ng yung ibang lalabas sa papasok sa ano niya, sa gum niya. So yung military, they only pay so much, hindi, not much, kasi dental dentist eh. Yung pag sinabing yung braces, ano na yon, parang cosmetic na. So
magbabayad lang ang insurance ng asawa ko, military, konti lang. So we still need $3,000. This is in 1995. Yung $3,000, malaki na yun noon, di ba? Lalo, kahit ngayon, malaki na. Pero ay, malaki, malaki po yun. Wala pa akong trabaho sa US kasi wala pa akong green card. Ang asawa ko, magkano lang ang sweldo niya sa military, di ba? Nakikitira kami sa biyanan ko kasi ang biyanan ko naman super, super bait. Wala akong masasabi sa biyanan ko. Alam mo kung anong ginawa ng asawa ko para malagyan ng braces ang anak ko? Naghanap siya ng part-time job. Naglinis siya ng mga theater. Honest to God, totoo ito. Ang trabaho ng asawa ko sa right path, ang distance ng trabaho from sa mother niya to the base is an hour and 20-25 minutes. At least 1 hour and a half, give or take. Back and forth, si 3 hours na. Yun ang ano. So uwi ang asawa ko, kakain ng hapunan. Darating sa bahay, 6 o'clock. Kakain siya. Magte-take a nap. Siguro babangon siya ng 9 o'clock. Tapos, dahil sa theater, usually 10 o'clock ang huling ano ng mga palabas sa Amerika, ng mga sinehan. So 10 o'clock, maglilinis siya hanggang siguro 1, 2 o'clock ng madaling araw. Kung isang 3 o'clock, depende kung gaano yung lilinisin nila. Babalik sa bahay, 4 o'clock, maliligo, magbibihis. Aalis na naman siya ng before 6 o'clock para magtrabaho. So ang tulog ng asawa ko between 2 to 3 hours a day. Dahil kailangan niyang mag-part-time job para kumita ng extra para sa braces ng anak ko. Yan ang taong sinuportahan kami with no, ano, walang kapalit. Pagmamahalang binigay niya sa amin. Kaya nga, ang sabi ko, si Rafi, lahat ng responsibilidad niya, iniwan niya. Tapos dinuru-duru niya ako at saka ang asawa ko. Pinabayaan niya kami. Wala siyang tinulong sa amin. Tapos duduruan niya kami sa TV niya. Papakita pa niya yung picture, the worst na picture ng asawa ko. Ang dami naman yung picture doon na maganda. Yung balbasin pa siya. Yung... Kaya sabi naman ng anak ko, there's a reason, mama, kaya pinili ni Rafi yan. Dahil sasabihin nila yung si dad ang tawag niya dito eh, parang ano lang yan, parang terrorist daw dahil yung mga terrorist ganyan mga itsura. Sabi ko, walang yan talaga, sabi ko, napakawalang yan niya. So, ang istorya ng buhay ko, maganda sa piling nitong ni Puti sa ginawa niya pagsagip sa amin. Mapait at mapakla sa mga ginawa sa amin ni Rafi, malalim na sugat na kailanman, ewan ko kung maghihilom. Dahil nakaano na sa saka ng lalim. Kaya hopefully, katulad na sabi ko, may hangganan nito, sabi ko. Gusto kong makita ito, I hope sooner than later. Eh, yun naman po yan. Huwag lang po kayo titigil kasi kaya kayo medyo natataan, medyo, sabi nyo nga, medyo nababagalan yung ano nyo kasi aminin na natin na si Rafi Tulfo this time is very influential at sabi nyo nga walang gustong kumalaban sa kanya na ano kasi kung titingnan nyo nga sa kanyang programa, ang bukang bibig niya, papagalitan pa niya yung mga public official na ay sige, pag hindi ka ano, patatanggal kita. So palagay ko naman na hindi naman habang panahon ay mananaig yung kanyang kalokohan over sa katotohanan kasi nandiyan naman kayo na siguro naman, tingin ko sa inyo, nakahanda naman kayo lumaban kasi karapatan nyo naman na ipaglaban kung ano yung karapatan nyo. Huwag nyo isusuko yung karapatan nyo dahil lang sa itong rapid tool po na ito ay maangas o maano. Kasi kung ganyan ang magiging katwiran natin, paano natin itutuwid ang ating bansa kung tayo laging natin ibabagong buntot natin sa mga ganyang klaseng tao na mali na yung ginagawa. Nakayuko pa tayo. Huwag po tayo papayag ng doon. Eh, yan na lang ang natitira sa atin. Oo. Kasi nga, dahil sa siguro dahil sa popularity ni Rafi, walang gustong kumalaban sa kanya, takot ang mga tao. Pero katulad ng sabi mo, kailan natin may tatama ang mali na ginawa natin kung lagi tayong nakabahagang buntot na walang gustong mag-take first step para sa pagbabago. Di ba? Mm-hmm. Kailangan talaga mayroon dahil kung wala, then kawawa talaga mga tao. Kung ang asahan mo lang si Rafi Tulfo,
talagang kawawa tayo. Dahil ako, kilala ko siya personally. Kahit matagal na kami din nagsasama, lalo ko pa siya nakilala sa mga nakita ko at nadukot kong mga papeles na nakaano lang kung sa, you just have to know where to look, no? Kasi kung hindi mo alam kung saan pumunta, tumingin, hindi mo makikita. Katulad nga na sabi ko, matagal akong tumira sa US, so alam ko kung saan maghanap. Ang malay ni Rafi, in-underestimate niya ako. Sana nagpagayos na lang siya sa akin para hindi ko. Pasahin ko lang po ito, ano? We will support you, ma'am. Ayan, ang dami nang gustong sumuporta sa inyo. Oh, meron na yan, ano? Meron na. Oh, ayan, no? Lahat ng nanonood dyan nakasuporta sa inyo. Ayan, no? Sila DJ Byron, na shoutout, oh. Ayan, meron yung mga... Thank lahat, you. Lahat na yan, no? Nakasuporta sa inyo. Kasi nga na, kung hindi kasi kayo magsasalita, magiging buzzer yan, eh, dahil nagsasalita kayo at meron naman kayo supporting paper, eh... Ayan, kita mo ang tawag kaya ano, kasi Joseph Congressman na Jocelyn Tulfo, kabit-kabit na tawag sa kanya. Naku, hindi ako may sabi niya. Hindi ako may sabi-sabi niya. Babasahin natin. No? Ang dami mo ano dito eh. Ayan, DJ Ben, Noli, yan, Noli. Noli, yan, no? Eh, nagagalit na, hindi ko binabasa yung kanilang ano, komento. Oh my, I'm hoping na mabagsak itong si Rafi, yeah, sabi ni Noli. Pakitanong parang mababait, sabi ni Snooki Apo, pakitang tao parang mabait sa ina at ibang tao. Ay, nako, yun, no? Sabi ni Rap, sa akin Rap, parang mabait daw sa ina at ano, pakitang tao. Mm. At such, si Brenda Kaminsky, Carla, chat out eh. Ito yung kay si Garlando Gilcanao. Ito yung mga bagay na hindi mo sinasabi, Madam Perswife, before now it's fair, sabi niya. O, ayan, mga, puro mga, ano sa'yo to eh. I'm glad. Sabi ni Sergia, basahin ko lang po man, para makapahinga rin kayo. Ay, baka magalit sa atin to, mga sumusuporta sa inyo eh. Ang obligasyon ni Rapid Pool po, iba ang gumawa, walang hiya naman talaga. O, nabudol mo ang puso namin, animal ka, Rapid Pool po ka, ayan. Ito, si, nag-super chat pa si, salamat kay The Mediator Vlog. Ito, kickboy din to. Pero hindi pa baya sa anak to. Mabuhay ka, Spencer Lacalle, Brenda Kaminsky, Julieta Likop, sa pagsasabi ng katotohanan. Keep up the good work, guys. Ayan. Shout out sa'yo, sis. Ito, si Rowena. Ayan. Si Mac, kupal ka, tupo. Dagul ang peryong ang are waving at you. Ito, si... nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na at least medyo na ibsan ang galit ko sa mga viewers na maraming nagbasa akin. Ay, 220 yung viewers natin, lahat na yan, no? Puro nakasuporta sa inyo. Eh, nagagalit nga sila, hindi ko binabasa, pasensya na kayo. Ayoko ma-interrupt si ma'am, eh. Kaya babasahin ko po muna. Oh, sige, basahin mo. Oh, sige. Di ko kilala yung mga tulpo na yan noon until PRD, pero sinabing ibabalik ang ABS-CBN. Tinawag na bangaw, langaw, mga dides, wala na siya sa akin. Asar na ako, sabi niya. Galit, oh, galit si Jasmine. Selvia, ayan. Si Garlando Delcano. Grabe siguro emotional pain ni Madam Perswife nung iniwan. Yun, oh. Masakit. Maria Jesus, kasi mali yung ginawa niya, tunay na asawa at anak ni inabando na. Ayan, o, tinan mo. Esquivel Carmen, The Mediator Vlog, shout out po, good PM. Yan. MAC, dahil kay Tatay Digong, yan. Mina Bautista, mas maganda pa po kayo, madam. Mas maganda pa rin kayo. Thank you po. Eh, totoo naman niya. Totoo naman niya. Mas maganda kayo kay Congresswoman. Ay, nako, baka magalit yun sa inyo. Pakailan kung magalit siya dahil ba congresswoman siya. May ka, ano pa kaya? Di magalit siya, puta. Ano pakailan ko sa kanya kung magalit siya? Pag-aari ba niya Pilipinas? Mama, may ako, nawala ng gana dyan after teacher issue. Yan. Marami kasi ginawa kagaguan to si Tulpo eh. Oh, yun na nga, yung teacher na. Nakakaawa yung teacher, di ba? Kung pinahiya oral defamation ko, narinig sa show niya. Yan, sabi ni Garlando. Nanonood din to eh, kay Tulpo eh. Oh, yan.
Agree, Akala no nila amount kasi. of money, sabi ni Oil Ahem, Brenda Kaminsky, pamamahiya, hindi nababayaran ng pera, sabi ni MAC. Totoo yun. Sipin mo, Oo. pinahiya, yung, pinahiya pa kayo, inabandon na nga kayo. Eh. Oo. Ikaw. Kaya kahit lahat ng pera ni Rafi, hindi kapalit yun yung ginawa niya sa aming magina. Walang perang tutugma sa dinanas namin sa kamay niya. Kaya yung anak ko doon ako naawa sa kanya. Alam mo, ayan, kahit na edad ka na. Hmm. O, tapos na. Saka, yung saka, ano po, huwag niyo pong titigilan kasi eh, sabi nga ni Vilma Santos dun sa kanyang programa, kung hindi kayo kikilos, sino kikilos? Kung hindi ngayon, kailan? So this is the time. Kasi kumakandidato siya. Baka mamaya, baka ako, tingin ko, makakalusot yan kung ano. Kailangan malaman ng mga tao talaga kung anong klaseng tao itong si Rapid Ulpo. Oh, kung sana. Yun. Sana. Sana. Eh, yun. Malalaman niya kasi isa dami ng mga vloggers na nanonood dito. Oh, eh siguro bukas may interview na naman sa inyo niyan. Eh baka mamaya kayo magsawa. Okay, magsasawa at least. Hindi ako magsasawa dahil gusto ko I need the exposure as much sa kasi kailangan kong ipakita sa tao na kung sino si Rafi Tulpo. Walang backing down. Eh, baka gabi-gabi po, nasa live stream kayo, huwag kayong magsasawa. Naku ha. Ewan na Tingnan natin. Hindi naman nakaka-istorbo sa inyo, no? Ma'am Julie. Hindi naman, kasi katulad ng sabi ko, retired na kami eh. So, retired so, na talaga, kami. Pwede nyo na ipaglaban yung nawalaan yung karapatan. Without yan ang ano, pinaglalaban ko. Oh, yan ang pinaglalaban. Apo, ko. Tama po yan. Ang karapatan ng aking tama na ay ng aking na, sorry ng aking anak na nag-iisang kinawawa ni Rafid. At apo, apo. Eh, ano po sabi ng anak niyo ngayon? Kumbaga anong kapag nag-viral ito, matutuwa siya. Ay, naku, magba-viral po. Hindi lang po ako mag-i-interview sa inyo, marami pa. Bukas po yata si Jojo De Guzman na kung pwede raw kayo na maka ano niya. Yung kasama natin. Yung kanina. Ano yan? Ayan. Apo. Medyo ano po yan. Tauhan po ako niyan eh. Yan po ang boss ko, si John. Okay. Mukhang mabait naman ang boss mo eh, no? Mabait po yan ako po eh. Mas loko-loko ako dyan eh. Saka gwapo po. Gwapo po yan, gwapo. At least aminado ka, di ba? Siguro mabait ka. Apo, gwapo po yan. Pero mabait po yan ha. Bukas siguro, baka interviewin kayo niya. Ako kasi medyo magulo ako mag-interview kasi mainit ang ulo ko talaga kay Rapi Tulpo. Kaya ako sumasabat ako eh. Ayan, si DJ Byron, pwede rin po ba? Ito, si DJ Byron, taga-Amerika to, pwede rin po. Ako po, pwede. Sabi niya, sandali, babasahin ko ha. Nasaan ba si DJ? Ako po ba, pwede ko kayong ma-interview. Ayan, si DJ Byron po, kasamahan po din namin niya. Ma'am Julie. Saan siya naka-base? Nasa saan Amerika naka-base? Po yan, pero kasamaan po ng 14 vloggers siya kasi po kami 14 vloggers kung tawagin. Okay. Kaya malabing apat kami na sinisiguro ko sa inyo na kukulitin kayo ng mga yan. Lalabanan natin yung channel ni Rapi Tulpo. Sige. Anong panama ng channel ni Rapi Tulpo na araw-araw? Para mag-viral tayo, sige. Labanan para makakuha kayo ng ano, maka at least man lang kasi napakahirap po nung meron kayong sama ng loob, hindi niyo maisigaw. Naku, nakaka-stress po 'yan. Kakaraw kayo parang inis na inis ka, hindi ka makapagsalita parang gano'n. At least alam dito mo, kahit po. Hindi yung kahiya ng ano ko sa kahit sa pamilya ko for the second time around binaboy ako ni Rapi nung iniwan ako for the second time around nung ipagsigawan niya sa show niya na binablockmail ko siya tsaka nag-extort ako ng pera sa kanya. Alam Apo. Mo kung gaano kasakit lahat yan. Okay, napakapangit po ng imahe niyo no that time.
nung hindi kayo nagsasalita, hindi nga po ba sinabi ko sa inyo, maski na ako parang, ano ba naman yung babae na yun? Lahat! Lahat nakuha niya. Lahat nakuha niya. Which, siyang nag-umpisa eh, hindi kayo mag-iisip ng ganun, kundi niya sinabi. Kung saan ang katulad na sabi ko, nag-ano siya, nakipag-communicate para umupo kami. Wala ito. Wala itong gulo. Yun lang naman ang gusto ko eh. Is apology, umupo kami para ma-resolve namin ang unfinished marriage namin. Ayaw niya. Ayaw niya. Apa. Hindi ko sinabing gigibayin ko ang buhay niya. Na kay Renda, naka-post na yung dalawang letter na pinadala ko sa kanya bago yung demand letter. Walang nakalagay doon na gigibayin ko ang buhay niya. Salamat nga po pala kay Misa. Pasalamat lang ako kay Renda Daldalera kasi siya yung naging ano eh. Oo, siya yung nagtanong sa akin kasi nakikita niya kasi na tinatopic ko si Tulpo. There's one time na kasi matagal ko nang tinatopic at naasal nga ako eh. Eh tinanong niya ako kung gusto kong makaano ka eh sabi ko de sige. Kaya salamat sa iyo Renda Daldalera no. Brenda Cummings. Number one na idol niya Ray si Rapi. Hanggang nasungkit ko siya. Oh. Ay naka napakarami pong magiging outlet ngayon. Yeah, utang ko lahat ito kay Renda at saka kayo. At least you guys took a first step para tulungan ako at ako'y malaking pasasalamat ko dahil doon. Dahil kung hindi niyo ginawa ito, katulad ng sabi ni Renda, nag-iisa lang siya, hindi niya kaya na tulungan ako kung siya lang mag-isa. Kailangan niyang mag-reach out sa ibang vloggers para lumabas ito. So ayan po, kung gusto niyo at ito pa yung mga kasamahan ko na ito, i-interview din kayo niya tsaka si boss niyo tatanungin ko kung gusto niya, kilala niya naman si Ninyo Barsaga, medyo matindi-tindi yun, medyo ano yun, di ba? Ayan, sabi ni DJ Byron, contact na lang kita ko special kung paano ko i-interviewin si Ma'am Julie. Okay. We'll set up. Magdadaan muna kayo sa aking messenger ha, baka ako agent niya ni Ma'am Julie. And then lahat naman eh kaya si Boss Jojo yata bukas. Eh magka naman tayo eh magka group chat naman tayong tatlo eh di ba na kayo mag-uusap. Baka magsawa kayo. Nako, kayo ang magsasawa Ma'am Julie. Eh sa dami namin na 'yan. Tingnan natin. Araw-araw siguro. Basta araw-araw kayo kasi bawat isa, iba yung pupuntahan ng vlog ninyo, di ba? So, ma-reach out natin yung maraming Pilipino. Who knows? Apo. Di ba? Kasi marami dyan. Meron taga-Europe, may taga-Amerika, may taga-Japan, may taga-ano. Marami yan, marami. Good. So, kailangan nga natin yung exposure para makarating kung saan-saan. Kasi yung 14 vloggers natin na yan, ma'am, may mga taga-ibang bansa, hindi naman puro taga-Pilipino. Katulad ko, taga-Hong Kong ako. Si Jojo de Guzman, taga-Hong Kong. Si DJ Byron, taga-Amerika. Merong mga taga-Pilipinas dyan. Yung kasamahan ko isa si Lisa Paris, taga-Europe. So basically, magkakaroon kayo ng parehas na laban dito. Laban dyan sa channel ni Rapi Tulpo. Kasi kung i-content kayo lahat ng mga kasamahan ko na yun araw-araw, at puro yung si Rapi Tulpo ang makikita nila dyan, magkakaroon kayo ng pera na laban. Kasi siya, malaki reach niya, pero kami, maliliit lang ang subscriber namin kumpara sa kanyang 20 million. Pero marami kami. Oo. Pag samasamahin mo yun, lalaki yun. Malaki yun. Opo, tsaka marami na rin kasi, di ba? Yun nga lang po, basta't kung anytime na pwede kayo, di mas maganda para matuldukan na natin itong si Rapi Tulpo kasi kung hindi natin ito gaganito itong mga klase. Ito hindi lang naman dahil si Rapi Tulpo. Ang pinupunto ko kasi rito, hindi yung kanyang pangalan, kundi yung kanyang ginawa. Oo. I agree. Yung ginawa niya. Wala naman akong personal na ano sa kanya kasi hindi ko ba siya kilala eh. Ang pinupunto ko rito kasi papasok siya ng isang senador eh. So, bilang isang
bilang tagagawa ng batas, bakit ikaw yung gagawa ka ng batas pero lumabag ka, lumalabag ka sa batas? At grabe yung nilabag mong batas, Rapid Tulpo, ha? Marami. Inabandon mo yung anak ko. Eh, ang hindi ba naintindihan ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Eh, paano kung nagkataong na disgrasya anak mo, eh, yan pala yung magsasalba sa Pilipinas pagdating ng araw? Yung mga ganon, yung mga, di ba, puro kang pinopromote mo yung anak mo. Eh, anak mo din naman to. Asan ang fairness doon? Oo. Yung diba dalawa niyang anak, aha. Lagi silang magkakasama, di ba? Apo. Ako hindi ko kinukundinarito yung dalawang anak niya. Wala akong ano doon. Yung kay Rap saka sa Maricel. Wala akong, hindi ko siya kinukundin. Kinukundin ako dito, yung si Rapi Tulpo, kasi siya yung tatay eh. Siya yung dapat mag-imbok na, ito yung kapatid niyo, ha. Huwag niyo itong anuhin. Oh. Ito, although siya nasa ano, pero kapatid niyo to. Sama-sama kayo dito. Magkaiba kayo ng nanay, pero kapatid kayo. Mm-hmm. Hindi yung sasabihin mo, eh, mabait yung anak ko si Rap, mabait yung anak ko si... Eh, nasaan yung anak mo si Wendy ba pangalan ng anak niya? Gwendy? Grandy. Grandy. Hindi po ba? Eh, napakasakit sa magulang yung ganon. Oh, masakit din sa anak. Masakit din sa magulang. Napiputang na anak mo to eh. Oo. Ay, hindi, tsaka siyang legitimate pa ka mo. Yun nga siyang po eh. Yun nga. Legit na anak. Tapos, eh, pinapakilala mo yung dalawang anak mo, tapos ako yung anak mo, hindi mo ako papakilala. Eh, maskin pag ako anak na ganun, may magagalit ako. Putsa naman, no, klase ka naman tatay, eh, bakit mo ako, eh, kung nakakapamili lang ako ng tatay, din sana ako ginawang tatay. Sinabi mo. Di ba? Di ba? Oo, totoo yan. Ah, excited ka naman ng bata mo. Wala namang kasalanan yung, wala namang kasalanan yung anak mo sa katarantaduhan nitong si Rapi Tulpo. Bakit kailangan magdusa nung bata? Nung bata, oo. Oh. Dahil sa kawalangyaan ninyo. Oo. Oh, oh. Kasi katulad na sabi ko, ang bata, walang kasalanan. Kahit na gaanong ang galit ko kay Rafi, yung anak ko, walang kasalanan sa ginawa ng tatay niya sa amin. Dahil hindi naman kagustuhan niya na isilang siya sa mundo. Kaya, ang ano ko, kailanman ang anak ko, hindi ko siya sinisi sa nangyari o ginawa ni Rat sa amin. Dahil kami ang may kasalanan noon, ako kung anong ginawa. Pero I don't think na may ginawa ako. Nag-away kami tungkol kay Jocelyn. Pero hindi reason yun para iwanan niya kami, di ba? Mababaw na dahilan lang yun, di ba? Eh, dahil totoo siguro, dahil parang nakakita siya ng butas para talagang hindi na umuwi, kaya ganun. Pinili niya si Jocelyn over us. Kahit po ano pinag-aawayan ng mag-asawa, hindi mo dapat pabayaan ang anak mo. Anong kasalanan? Hindi ba sinasabi nga niya, anong kasalanan ng anak mo? Sa kasalanan ng magulang, walang kasalanan ng anak. Eh, nung bang ginagawa niya yan, alam ba nung bata? Eh, siyempre, of course not. Ngayon, yung kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, huwag mo idadama yung bata. Hindi pwede ito. Narinig mo yun, Rafi. Napakawalang yamo nga naman, ama, kahit sinong makarinig sa istorya ko. Dahil sa ginawa mo sa amin, walang simpati sa'yo dahil talagang walang yaka. Kung paano mong pinabayaan ang pamilya mo. Kasi nga po yung anak, ay anak mo yan eh. Walang kasalanan ng anak. At hindi alam ng anak kung sino yung magiging tatay niya. Obligasyon ng tatay o ng nanay na buhayin mo yung anak mo kasi ginawa mo yan eh. Eh, nung nagpapasarap ka, sarap na sarap ka. Tapos bigla mong iiwan. Pasensya na po, di po ah. Okay ano lang, yung sabihin? Anong-ano ka, tapos bigla mong iiwanan. Eh, hindi maganda eh. Para, eh, buti nga yung pusa, yung aso eh. Pag nawawala, hinahanap mo. Sabi nga sa Pilipinas, di po ba? Kapag yun nga aso, pag nawawala, hinahanap mo pa. Samantalang itong anak mo, eh, tinatago mo. alam mo kung ano pang masakit kung minsan yung mga kapatid ko. Alam mo pag narinig si Rapi, pag nagsasalita kami, sasabihin niya, hindi nga kayo mahalaga sa kanya eh. Alam mo kung gaano kasakit 'yon? Dahil totoo 'yon, ayaw lang namin marinig dahil katotohanan 'yon. Yung anak ko, ang inaano ko doon ang feelings ng anak ko na pinagwalang bahala ni Rafi. Sa akin, kaya kong tanggapin yun. Pero yung sa anak ko,
Ang hirap. Ayan, sabi ni Katniss Everdeen, binaligtad pala kayo, ma'am. Oo. Binaligtad kasi niya, kumukuha ng simpati sa tao. Yun ang sakit ni Rafi. Sympathy me. Wala akong ginawang mali, sila lahat. Di ba ganyan siya sa programa niya? Kaya, mayabang programa kasi. Niya, siya yung laging tama. Oh, kaya nga yung mga documents na nasa akin, katunayan lahat ng mga kasinungalingan niya, anda akong ilabas dahil yun ay mga totoong dokumento na naka-stamp kung saan-saan at saka kung saan kung ano, ay, hindi lang alam ni Rafi kung paano niya ako napagalit. O siya, napakahusay niya kunwari, okay, yumaman. Pero pupunta ng court, wala kahit isang supporting document yung allegation niya. Ay, pero katulad ng sabi ko dito, ang mga tao bias. Kapag may pera ka, sikat ka, gustong-gusto ka nila. Di ba? Pag poor ka, mananatili kang poor at saka hindi kilala. Dahil tayong mga Pilipino kasi, masyado tayong ano sa, anong tawag doon? May tawag doon yung kapag may pinag-aralan ka, may natapos ka. Tignan mo yung mga... Masyado tayong fanatic. Yung parang, kumisan, parang pinababa na natin yung sarili natin. Parang, exact. Halimbawa, katulad na natin doon po. Parang pag ang tingin na natin sa kanya, mas magaling na siya sa lahat, tayo yung bobo. Oo. Parang, oo. Parang ganun. Ganun kasi, tayo kasi, kasi tumira ako ng US for 25 years. Ang mga tao doon sa kagrupo namin, mga malalaking tao, doktor, abogado, nurses, mestra, sasabihin nila, laging may karugtong, di ba? Ito yung pinsan ko, teacher yan eh. Yan yung anak ko, engineer. Laging may title, lagi nilang inaano yung title. Alam mo sa States, ang nakakatawa, mayayaman ang boss ko, super, super, super yaman. Ang tawag lang namin sa kanya, first name. Pero dito sa atin, laging karugtong yung pinag-aralan eh. Either teacher ka, abogado ka, doktor ka. I-introduce nila yan kahit hindi ka nagtatanong. Sa States, hindi. Ano po ba natapos ni Rafi Tulpo? Matanong ko nga po. Undergraduate si Rafi. Political science. Oo. Hindi niya natapos ang ano niya. Political science ang ano niya, major niya. Kaya, yung iba nga nagtatanong, patunayan ko daw na ako talagang naging asawa ni Rafi. Eh, anong patunay ang kailangan kong gawin? Di ba? May anak kami, yan patunay. Wala nang tutunay pa doon. Diyos ko. Saka mas matanda yung anak niya doon sa anak ni Congresswoman. Di po ba? Panganay yung anak ko. Panganay yung anak ko. Dahil muna kami. Talaga. First wife ako, di ba? Kaya... Si yung mga bata yung kesa sa anak ko. Pero katulad na sabi ko, sasabihin ni Rafi na nag-spend time yung anak ko sa mga anak niya. Kasi nawalingan dahil nga hindi man yan niyaya yung bata sa kanila kahit minsan. Napakasimang. Hindi nakatuntong ng bahay nila. Hindi siya niyaya, hindi siya dinala doon. Oh, tignan mo kung gaano kawalang yayan. Oh, ay walang yan. Ano ko, ang anak ko nagpatunay. Sina-challenge niya yung mga anak ni Jocelyn na i-forger nila sa rin nila mag-produce ng document na meet niya sila. Oh, 'di ba? Talagang itinago, ano, parang kinahihiya, parang ayaw niyang hindi man lang pinatuntong sa bahay ng napakawalang yung ama niya, 'di ba? Oh. Nasisikmura na yung ganoon. Na yung nakanyang isang tunay na anak ay magmukhang kawawa na parang, eh bay, ako yung pag-ako yung anak. Talaga. Hindi ako patutuloy sa bahay ng tatay ko, bay putang na eh. Baka maglupas niya ako sa kalsada. Siya pang, ba? Dahil siya pang legit. Oo. O kaya, maraming ginawa si Rafi na hindi mo iisipin na gagawin niya sa the way na magbigay ng advice sa mga viewers niya. Oo. Akala mo wala siyang ginawang mali. Tapos sasabihin ng ibang netizen, yung Rafi ngayon kaysa noon. Wala silang alam kung gaano kanya kami binaboy. Kaya kung magsalita sila, kaya ito ang sasabihin ko sa mga netizen, sa mga kababaihan, nanay, anak,
pamangkin na babae, kung ginawa sa inyo yan, not only just Rafi, ibang lalaki, ginawa yan sa anak mo, sa nanay mo, sa tiyahin mo, sa lola mo, ano ang gagawin ninyo? Di ba? Pag hindi ka nag-alsa sa kawalangyaan na ginawa ng isang lalaki sa kadugo mo, ewan ko na lang kung anong gagawin mo. Kami talagang sumusuporta sa ibang tao, sariling anak niya, hindi niya mabigyan ng isang tulong. Napakawalang yan. Tuwing naalala ko yan, umiiyak akong naawa ako sa batang lumapit sa ama, napahiya lang. Oo. Hmm. Gaano ka, gaano ka, ano ang walang yan? Ako yun nga din ang kinagagalit ko sa tarantado na yan, namumura ko eh. Putangin na, tulong ng tulong. Tapos si meron pala siyang anak na inabaton. Di po ba? Sasabihin na walang tinulong. Sasabihin pa niya doon sa ano, ah, magdala ka ng marriage contract, ha? Pag nakita kitang na ano, mahuhuli kita sa polis, ha? Hindi pwede yan. Eh, samantalang siya pala yung kung, isipin mo siya yung nag-commit ng nagpakasal, ha? Nagpakasal siya, tapos kung makapayos siya, papagalitan pa niya yung lalaki, hindi kayo pwede magsama sa isang bahay, ha? Kasi, ikaw, misis, dalin mo yung, mister, dalin mo yung marriage contract mo, at pagkana, itimpli mo sa akin, tatawag ako sa polis, padadampot natin. Eh, siyempre, hangang-hanga na naman ako, no? Yung palang gagong to, siya pala yung gumawa nun. Eh, dapat siya ipadampot. Dapat siya ikaw padampot, eh. Papakulong pa niya, di ba? Lumuhod ka pa para hindi na hindi ka na niya pakulong. Ay, naku, walang ganun siya. Ito ang tanong ko. Bakit hindi siya lumuhod sa akin at humingi na sorry sa anak niya? Bakit hindi niya lumuhod, di ba? Akala kasi niya, unang-una, Ma'am Julie, akala niya hindi kayo papalag. Pangalawa, iniisip niya kasi walang maniniwala sa inyo dahil wala kayong platform. Oo, totoo yan. Wala kayong tatakbuhan social media. Hindi naman kayo po pwede tumakbo sa mainstream kasi hindi kayo ko-content nun. Eh, pagkakamali niya, merong mga vloggers na talagang naaasar sa kanya. Kasi lumitaw yung ugali niya. Alam niyo kaya maraming galit din sa kay Tulpo ngayon. Dahil sa pang-patatraidor niya kay Duterte. Nakita ko nga yun di ba? Nagbilang siya. Sabi niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minto siya. Tapos, 9, 10. O maybe 9, 10. 10 months. Di ba? Wow. Tapos, 2 days later, binago niya. Di ba? Sasabihin niya, fake news. Ganun siya kayabang. Akala niya kasi, kaya laging bukang bibig niya kasi, ay, mga subscriber ko, ay mga, kasi ganun niya minapula yung mga subscriber niya. Not until na lumabas kayo, siguro, baka yung iba, mabuksan yung isip. Dahil lumabas kayo. Pero kung di kayo lalabas, walang magpapaliwanag na, kasi walang buhay na patutuo. Oo. Puro mga ano lang, kayo, nandiyan kayo. Living nga ano kayo, kumbaga kayo yung buhay na patotoo. Hindi naman niya pwede sabihin fake ka. Kasi kung sasabihin niya fake ka, di questioning ka niya, di ba? Natataka nga ako na nanahimik siya . Hindi kanya kikwestiyonin kasi magdadamage control siya kasi ang iniisip niya kasi walang pipick up nung istorya niyo na taga mainstream. Yun naman ay totoo. Walang pipick up ng story mo na taga-mainstream. So, tama lang yung ginawa mo na pumunta ka sa mga vlogger. Kasi kahit paano, matutulungan ka nila, matutulungan mo rin yung mga tao na ma-disseminate mo na yung information tungkol kay Rafi Tulpo. Vice versa, makikinabang yung mga tao naniniwala sa kanya, maniniwala. The same time, may lalabas mo kung ano yung nasa loob mo na totoo. Oo nga. Parang ganun. Kaya kasi sana nga si Rafi, ewan ko kung sa dami ng mga taong galit ngayon kasalukuyan sa kanya, it's all about timing, sabi nga ni Renda. So, nag-timing, marunong si Renda nag-timing talaga. Kasi ito, tinry niya ito noon walang kumagat. Dahil walang galit kay Rafi. Marami nagalit ang DDS sa kanya dahil nga sa ginawa niyang
pag ano kay Tatay Digong, 'di ba? Eh ngayon, ayaw naman tantanan din ni Renda. Naku, napaka ano niya, saludo ako sa kanya sa pagiging ano niya. Nung sinabi niya ang tutulungan ako, talagang ginawa naman niya. So, ayun, may mga nag-pick up, tapos yan kayo. So, hopefully, we're in the right track para mapakita natin kung ano si Rafi Tulfo sa ano, sa totoong buhay. Nanday, kayo, kami naman po, ano, ako, ang ano ko nga sa inyo, kayo yung, ano, kayo yung tatanungin namin kung ito'y dire-diretso nyo ba? Kasi yung mga kasamahan ko naman na yan, kita nyo na nga, meron na nga nag-ano. Talagang nga, anuhin kayo niya, pipikapin yung story nyo niya, kasi gusto rin nilang malaman yung totoo about kay Rafi Tulfo, kung talaga ba siya totoong makatao, makadyo, makabata, makababae, kumbaga yung pro-women, pro-ano. Eh, hindi eh. Kasi kung hindi natin ni-expose yan, maraming ano eh. Maraming maluluko pa na ano eh. Saka huwag niyo po ito ng isip mo. Oo nga. Kasi si, katulad sabi ko, apat na beses nagpakasal si Rafi. At least ako, tinry niya akong divorce kahit na siyam na divorce na fraudulent divorce, at least. Pero katulad sabi ko, i-divorce mo pa rin, hindi mo pa gawin yun talagang mga pangalan, di ba? Dagdagan mo pa ng mga bata. Kasi nga, kung itinry niya na divorce, okay sana yun. Kaya lang ang problema, hindi naman yata kayo kinausap. Gumawa siya ng mga fraudulent papers. Eh, hindi po ba makagaguhan yun? Hindi ko ibig alam sabihin, kung sino pumirma sa pangalan ko eh. Ibig sabihin po, no, talagang minamaliit niya kayo. Kasi bakit? Eh kung hindi niya kayo minamaliit, ang iniisip kasi niya, pag nakalusot yung mga fraudulent papers niya na yun, without your knowing, okay na yun. Kumbaga, kung malaman to naman. Eh kung hindi ko nakalusot nga. So, okay, kaya nga, hindi minamaliit kayo. Oo. Hindi ko ang problema kasi nalaman nyo ngayon. Oo. Ngayon lahat mo ng katibayan na sa akin. Kaya nga di may kaso na naman siya diyan. Kaya nga. Hindi po kaya, ba? Ay. Sa American government, yeah. Mayroon din to. Sa fraudulent paper court document. Ah, so, Paul Samuel yun. Na or sa document, falsification of ano yan eh. Alam naman, tapos gagawa ka ng batas. Eh puta na eh, nagpa-falsification of document, ginagawa mo, tapos sasabihin mo, gagawa ka ng batas. Nakakatakot itong si Rafi Tulfo. Sipin mo ha, gagawa ka ng batas eh, tapos nagpa-falsify ka ng mga dokumento ng isang nagdi-divorce ka, dinidivorce mo yung isang tao na without knowing na yung palang tao dinidivorce mo na, eh, pambira ka naman. Sana man lang sinabi mo. Hindi ko nga alam kung saan siya eh, kung saan siya hanapin. Kung hindi ako nagpalang bigam, hindi ko mahalungkat lahat yan. Ang baho ni Rafi. Kaya nung ko sana, tinangkat niya yung offer ko na mag-settle kami ng quietly. Eh, ayaw niya. Ang taas eh, siya. Ano nga, na-underestimate nga kayo eh. Kasi nga, wala kayong tatakbuhan. Kasi may influence siya pagtakbo sa korte. Hindi ko naman sinasabing madudumi. Hindi ko sinasabing madudominahan niya yung korte. Pero at least, pabagal. Kasi pag bumagal yung kaso niya, abuti ng 5 taon, 10 taon, kaya niyang gawin yun eh. Kaya niyang gawin yun. Ngayon, sa media naman, dominate din niya yung media kasi nasa mainstream media siya. Wala kayong laban sa media kasi hindi nga pipikapin yung istorya niyo eh. So basically, magiging underdog kayo. Ang problema lang kay Rafi Tulfo, kumandidato siya. Ngayon, inano niya si Duterte, maraming galit sa kanya. Plus, nandiyan pa kayo. So, kumbaga, ito yung time mo. Kumbaga, sabi nga ng Diyos, alam mo ang Diyos, gumagalaw yan ng hindi natin alam. Katulad yan, maaaring ginamit ka ng Diyos para itong sitwasyon na ito, para itong si Rafi Tulfo, ay maihayag natin kung anong klaseng tao siya. Ang Diyos gumagamit talaga yan eh, ng isang bagay na
Hindi mo na mamalayan. Ikaw na pala yung ginagamit ng Diyos. Isipin mo, tagal-tagal na yan. Bigla kang lumabas, di ba? At saka, ba? Totoo yan yung Diyos nagsasalita yan ng hindi mo naririnig dahil umahatol siya na hindi mo alam. So maybe, panahon na kay Rafi na yung justice na hiningi namin, maybe this is the right time. Tingnan natin kung ano. Dahil katulad ng sabi ko, kung makukulong si Rafi, matutuwa ako. Hindi po yun makukulong. Maniwala kayo sa akin, darating ang araw pag hindi na nakaya niyo yung pressure, lalapitan po kayo niya. Ewan ko lang. Masyadong mataas. Tingnan natin. Pag nabugbog sa social media yan, believe me, hindi yan makukulong, pero hindi yan mapapakulong eh, kasi may pera eh. So, ako sa akin naman, wala namang problema yun na at least kung magkakaroon kayo ng katarungan bilang makompensate yung inyong pagiging api, wala namang problema doon. Kumbaga, yun yung isang way na para makita niya na siya nagkamali, magbusa siya, magmayad siya. Hindi ko lang po bakit na makulong siya. Tignan natin. Hindi siya mayaman? Hindi, makukulong po yan. Kaya lang matagal eh. Kasi, biro mo, pag nasintesya, aapil ka, eh, taon-taon yan hanggang sa... Kaya nga malakas ang loob yan eh. Oo. Kasi, yung mahustisya sa atin, inaabot talaga ng taon, lalo na kung mapera ka at marami kang abogado. Kasi nag-delay-delay yan. Diyan ako na. Diyan ako naniniwala. Akala nagagawa nila ng paraan yan. No? Pero kung mahirap ka lang, eh kunong ka agad. Kasi unang-una, wala kang pambil. Alam, wala kang pambayan. Totoo yan. Totoo yan, oo. Ewan. Okay. So, siguro, pwede na natin itong i-wrap up, no? Sige po. Kaya lang po, inanong. At maraming salamat po sa inyo. At nasa si Boss Jojo, wala na yata eh. Okay, wala na. So, sabi mo, thank you din sa kanya, ha? Maraming salamat, Spencer, ha? Sa susunod. Sige po, maraming salamat. At, okay. Apo, baka po bukas, ano yung kayo ni Jojo, ano? Okay, sige. Let me know, okay? Okay. Sige po, salamat po. Bye-bye. Oo. Magandang gabi sa inyo. Bye-bye. Ayos, shout-out kay, ano, Nika Pinoy, UK, you know. Share na lang, mas maraming eh ako po yung magpapaalam na rin kasi inano ko lang to siya na at maraming salamat kay Brenda Kaminsky. JC Boy, Gernando, ayan, maraming salamat. BT, pakulong o bibigyan siya ng Ruina, shout out sa'yo, Ami Van Den Ben. Diyan na ang 14K, sana tulungan nila si Madam Julie Lee. He works in the way. Epo, ayan, marami. Ami ba na, ito na ang pagbagsak ni Rapi Tulpo. Ayan, Pina Twisco, si Araw, Carol Mina, Brenda Kaminsky. Ayan. Ito, Sarah, sige lang ma'am, ang karma darating din yan. Ang kayamanan, madali lang mawala. Ako sa totoo lang, idol ko yan si Tulpo, pero banggain niya ang DDS dati na si tatay, di ko makagalit na. Kanya kabalastugan na. Pina Twisco, James Boy. Ayan, yan. Grace Pablo, ayan. Pag tumigas, wagas. Kaya pala gustong tumak mo, Senador, para magkaroon ng kapangyarihan. Para lalong makapuso si Rapi Tulpo daw, yan. Ayan. Pasalamat tayo dito kay Ma'am Julie. Isa na namang bagong kaalaman. Kaboom, sabi ni Octo03 Ener. Ayan, salamat daw po, Ma'am Julie. Okay. Welcome. Thank you rin. Lolo the Vlogger, kapag nagpunta ka dito sa Isabela Rapi Tulpo, gigisahin ka namin dito. Ako, galit na. Oh, taga dyan ang asawa niya eh. Ah, taga Isabela yan ah. Uh-huh. Ihingi daw ng malaking halaga kay Tulpo. Nakang Cheska Eli yan. Share natin sa Facebook itong interview ni Kuya Spencer. Ayan. Sige, share nyo lang. Pull the me once, okay lang. But pull me twice, ibang usapan niya. Sabihin nyo, share. Pakishare nyo na lang po. At ano. Ayan, yan. Lolo the Vlogger, huwag ka sanang manalo, Senador. Sayang, idol pa namang
dito sa lalawigan ng Isabela. Galit Oh siya sa mga my God. taga-Isabela. Peanut Wisco siya tatpo. Dapat lang malaman ng botante kami. Dapat kilala namin, boboto namin. Ayan. Ay, papakilala po ni Ma'am Julie sa inyo na araw-araw pakikilala sa inyo yan. Ipapakilala ko kung paanong huwag siya iboto. Hari pala ng iskam itong si Rapi Tulpo na mapanlin lang sa mga tao, pakitang tao lang pala. Kakahiya ka, Rapi. Babaero ka din pala. Kunyari ka pa, mayroong malasakit sa mga kababaihan. Yun, tama-tama. Yun ang sinasabi ko. MAC kahit 128 dito, naabangan ko talaga ang interview mo, madam. Ayun. Biro mo, si MAC, naabangan ka talaga. No? Sira na ang papel ni Rapi Tulpo, Ma'am Julie. Ikaw naman, humingi ng tulong sa kanya. Ilapit mo yung problema niyo. Ano ang payo sa inyong dala? Patulpo mo raw, sabi ko. Patulpo mo raw. Ipapatulpo ko na kasi wala na siya doon eh. Jade Domingo, ayan, sabi niya. Opo, dito po yung Joseph to call their first name kahit boss mo, sabi niya. At taga-Amerika siguro to. No? Akala ko pa, sabi ni Alessandro Quirante, akala ko pa naman, ani si Rapi Tulpo kung matira sa mga asawang may problema at tinitino niya, yung pala may baho ding tinatago, wala din pala si Raul din. Bernabe Batahoy, sana araw-araw ka ma magsalita sa vlog ni Boss Spencer para malaman ang buong mundo at kaluhudasan. Hindi, kahit sa mga, iyan mo na yung mga ibang vloggers sa magbukas, makalawa. Oh, baka magsawa kayo eh. Ay, hindi magsasawa yung mga yan. Eh, bukas nga, nakaano ka kaya inasabi ni Boss Jojo, siya raw. Sunod si Myron. Sige. On ako. Yeah, sige po. Magsama-sama tayong inapin niya para mapabagsak itong si Rapi, sabi ni Nori. Sige. I like sa the idea. Sa lahat ng mga OFW. Brenda Kaminsky, yon. Too bad for Rapi. Sobrang hate ko ginawa niya kay Julieta kaya have to expose him sa FB ko. Yan, sabi ni Mama Brenda Kaminsky. Salamat, Ma'am Brenda Kaminsky, ha. Ilabas ang alas sa tamang oras, sabi ni AMC. Imarley Butya, walang hiya ka, Rapi Tulpo. Boycott po sana sa atin siya kasi paano ibabalik ang AMS. Walang hiya raw si Rapi Tulpo. Babaho pala pagkatao ni Rapi Tulpo. Pekin tao pala siya, sabi ni Lolo the Vloggers. Tres Bacasyan, ang tawag pinakulong niya at inapi, sabi ni Flerida Parel. Gusto makulong si Rapi, no? Akala ko matino yan si Rapi. Pala sinungaling talaga at malinis. Nagmalinis, marumi din pala naman. Oo, oh, yan, tinan mo. Kung di kayo lumabas, de, hindi nila naintindihan. Kaya nga, maraming mga netizen ang hindi nakakakilala kay Rapi. Kilala ko siya dahil ako ang una niyang pinakasalan ng anak ko. Kaya kilalang kilala ko talaga siya. O kaya palagay mo ang anak ko, ayaw siyang kausapin dahil napaka walang hiya niya. Minsan lang lumapit ang bata, pinahiya pa niya. Tapos pagkaiba, may pinahuhotel pa niya. Pag may alatan, sige, dito ka muna matulog. Bigyan ng pagkain niya. Ipag-grocery yan. Bibigyan daw niyang pang ano, pang grocery. Pang-shopping. Para hindi siya ma- abala sa ano niya, pag-chichik. So, ganun siya ka. Ganun-ganun na style niya eh. Naka? Eh sige po, Mama Julie. Sige. Na-store po ko na kayo na ano. Hanggang bukas na lang po. At marami salamat po sa mga nanood. Ayan, si Ma'am Binilda Galas, marami salamat po. Kulits line. Ayan. Martes Guillermo. Sige po, paalam lang po kayo. Sige, bye-bye. Maraming salamat. Bye-bye na po. Maraming salamat po sa mga nanood. Sige po. Okay, bye-bye.